organically grown, ay merong acid. Sinamahan na namin ng powder mineral para habang tinitimpla mo, yung muriatic 60 seconds. Hinalo mo lang ng 60 seconds, yung acidity ng caffeine, wala na. So, habang iniinom mo, neutralize na siya. Hindi ka mag-a-acid. Kaya kahit maghapon, ubusin mo yung isang box, hindi ka makakaramdam ng paninikmura. Yung parang nangangasim ka. Wala sa BG Coffee namin yun. Marami po akong skin problem, allergy. Mukha ko, namamaga dito, lahat. Isang inom ko pa lang ng BG capsules at saka kape, meron ako nararamdaman na magandang komportable. Nag-control yung aking allergy. Ito ang SOL Broadcasting Station. DWOS 103.9 Boom FM Naga. Mas pinalakas, mas pinalinaw. Una sa mga balita, una sa impormasyon at musika. Broadcasting live from the heart of Bicol, Naga City. 103.9 Boom FM, ang istasyon ni Aling Sonia. Hoy kabayan, kami po ay membroad kasapi naman ang KBP, kabisana ng mga broadcasters sa Pilipinas. Tamang oras po natin, 7:07. Nagpapagang mga balita. Pinakahuling kaganapan. Hihimay-himayin. Ihahatid sa inyong mga tahanan. Makatotohanan, walang takot. Kinalap at tinipon mula sa News and Public Affairs Division. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Ito ang Ratsyada Balita. Samantala kabayan, sa uloho ng ating mga nagbabagang balita, UST Law graduate nanguna daw sa 2019 Bar Examination. Samantala kabayan, mga bawal daw po na aktibidad sa ACQ at GCQ area sa Alamin. Cash aid para daw sa mga kalipikado pero hindi nabigyan. Pinaplansya na raw ho ng DSWD. Mga barangay tanod natagpo ang patay sa labda ho ng barangay patrol sa isang COVID checkpoint sa bayan po naman ng Mercedes Camarines Norte. Sa ilan pa ng ating mga ulo ng nagbabagang balita, maraming Albayano nangangamba sa anunsyo ng IATF na luwagan ng lockdown sa lalawigan naman ng Albay. Samantala, tatlo katao arestado sa ilegal na patupadahan sa bayan po ng Lupik, Camarines Sur. Sa karagdagan pa rin ang ating mga balita kabayan, 6 na probinsya daw ho ng Bicol, isa sa ilalim na lahat sa General Community Quarantine bukas. LGU Naga naglagay ng local business support desk para po sa mga employer na mag-a-apply ng wage subsidy sa kanilang mga empleyado sa SSS. Ilang lamang po yan mga kabayan sa ulo ng ating mga nagbabagang mga balita. Ang ulo ng ating mga balita kabayan, hatid ho sa atin ang ating tagapagtaguyod, ang Bodega Home Plus. Dagos na kamo sa Bodega Home Plus. Kung sain makukuha ang widest variety of home and office furnitures, appliances, lighting fixtures, glasswares, kitchenwares, and many more. Up to 12 months 0% interest on major credit cards. Sigurado pa ang on-day delivery of items. May warranty pa ang gabos na items. Bodega Home Plus sa Elias Angeles Street, Naga City. Open from 9 a.m. to 8 p.m. Sa Bodega Home Plus, bawal ang mahal! Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Bicolandia, good morning. Sa pangalan po ni kasamang Area Manager Jonathan De Los Santos, ako po ang inyong mga kasama sa magbabalita, Boy Rated Junior. Alas 7:00 na ho kabayan ang ating tamang oras, 7:10 in the morning. Sa detalye na ng ating mga nagbabagang mga balita. Nanguna naman ang isang law graduate mula sa University of Santo Tomas Legazpi sa 2019 Bar Examination. Sa inilabas na listahan ng Korte Suprema, nanguna ang Bicolanang si May Diane Azores. Nakapagtala ang top-notcher ng score na 91.4%.
Umabot naman sa kabuuan nga 2,103 ang mga nakapasa sa 2019 bar examination. 27.36 naman ang kabuuan nga 7,685 ng mga examinees. Kaugnay ng balita, pinahayag naman ang resulta matapos ang isinagawang special en banc session kung saan nagsagawa ng deliberasyon ang kataas-taasang hukuman kaugnay ng bar exam result. Samantala, wala pa namang balita kung matutuloy kung kailan isasagawa ang oath-taking ng mga matagumpay na bar passers. Ngayon, nagpapatuloy pa ang kinakaharap na krisis ng bansa dala naman ng COVID-19 pandemic. Alas 7:12 na kabayan, sa kadagdagan pa rin ang ating mga balita simula ho araw ng Biyernes. Bukas na ho ito, May 1. Makinig ho kayo kabayan. Simula ho bukas, araw ng Biyernes, May 1 ay bahagyang luluwagan na ng gobyerno ang ilang coronavirus lockdown area o lockdown rules na mga ito sa mga lugar na may mababa hanggang sa katamtamang banta ng COVID-19 infection. Ang naturang mga area po kabayan, sasailalim na po sa tinatawag na General Community Quarantine o GCQ. Habang ang mga high risk naman COVID-19 infections area ay mananatili pa rin sa ilalim naman ang Enhanced Community Quarantine ECQ hanggang Mayo 15. Habang pinapayagan na po ang economic activity sa mga lugar na nasa ilalim na ng GCQ sa limitadong kapasidad at may mga servisyo rin at mga sektor pa rin ang hindi papayagang makapag-operate. Kaugnay nito sa naipresenta ho naman ang modified guidelines ng presidential spokesperson Harry Roque, hindi papayagan sa ilalim daw po ng parehong ECQ at GCQ ang pagbubukas ng mga gym. Ha, yung mga Raymar, ha? Ikaw mahilig kang magbuhat, ha? Hindi pwede, sarado yung gym na pinapasukan mo ngayon. Ha? Hindi daw papayagang magbukas yung mga gym, ha? Yung mga fitness studio at mga sports facilities, mga entertainment, yung mga bar, ha? Sarado ho yan. Yung mga inuman, sarado ho yan. At syempre, yung may mga related mass gatherings kabayan, tulad daw ho ng mga ito ay hindi pa rin ito bubuksan. Kagaya daw ho ng mga sinihan, large concert, ha? Mga festival, carnival, convention, mga shows, mga pub at bars, mga business-related mass gathering daw ho kabayan ay hindi talaga pwedeng mabuksan. Yung mga trade shows, yung mga conferences, hindi pa rin daw ho pwede. Yung mga workshop, mga convention, mga retreats, hindi raw ho pwede. At syempre, mga politically related mass gatherings, hindi raw ho pwede. Eh bakit si Mocha Uson ay nakita daw ho sa Batangas? Bawal na bawal daw ho ito kabayan, limitado rin ang mga election rallies. Yung mga parada, bawal din daw ho. At yung mga gatherings, kagaya daw po ng isinasagawang mga mass training, mga games at tournaments at mga championships, bawal na bawal. Bawal rin daw ho ang pagbubukas ng mga libraries, mga archives, mga museums at iba pang mga cultural activities. Kagaya po ng gambling at betting activities. So yung mga sabungan, nako, hindi pa rin ho kayo mabubuksan. Yung gambling and betting activities, bawal na bawal daw ho ngayon. Maging yung mga travel agency, Kuya Raymar, kung nais mong pumunta ng ibang bansa, nako, di ka pwedeng kumuha ngayon at magpabook. Bawal pa, sarado pa ho yan. Mga tour operators, reservation services, bawal daw ho. Nabuksan pa rin aktibidad ng membership organization at religious at mass gatherings kabayan. Marami pa rin bawal, ha? Oras ho natin kabayan, alas 7:15 na ng umaga. Sa mga ginagawang relo ang radyo ni Aling Sonia, oras ho natin, alas 7:15 na ho ng umaga kabayan. Ay, magandang umaga kay Ma'am Lisa Carino, ha, na nakatutok sa atin. Ma'am Merly Tahuna and Robbie Fay Lee. Ha, nakantabay na ako sa atin ho namang programa. Sa karagdagan pa rin ang atin ho namang mga balita kabayan. Sa karagdagan ang atin ho namang mga balita, sa atin ho namang Ratchada Balita. Ratchada Balita!
Pinaplansya na ng Department of Social Welfare Development ang kwalifikasyon ng pamimigay ng ikalawang bugso ng ayuda para sa hindi panabigyan ng Social Amelioration Aid. Kaugnay ho nito ay pinagpapayuhan po naman ng DSWD Undersecretary Rene Glenn Pahe ang mga hindi pa nakakakuha ng tulong na umapila sa kanilang mga barangay kung naniniwala sila na kwalipikado sila para sa naturang tulong. Pagkatapos nito ay beberipikahin pa rin daw ho ng DSWD ang apila at isusumiti naman ang listahan ng mga economic manager para ito ay agad na maaprubahan. Samantala kabayan, sa alanin po ng talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte, binibigyan daan nito ang lahat ng kwalipikadong hindi nabibigyan ng ayuda ay magkakaroon daw ho at mapagkakaluban ng cash aid. Una nang nagbigay ng ultimatum si DILG Secretary Eduardo Anyo sa mga LGU sa loob ng 3 araw na hanggang April 30, ngayong araw ho ito. Dapat daw ho ngayong araw ay makompleto na ang pamahagi naman ng first tranche ng Social Amelioration Program. Aminado naman si Anyo na nababagalan sila sa pamahagi naman ng social aid at may mga natatanggap rin umano silang report na may mga ilang residenteng hindi pa raw nabibigyan ng cash aid sa kabila na naisumitin na nila ang kanilang mga soft form. Alas 7:17 na ho kabayan, ang atin ho naman tamang oras, 7:17 sa karagdagan pa rin ng atin ho namang mga nagbabaga pa rin balita patay na nang matagpuan ng isang barangay tanod sa sidecar ng barangay patrol tricycle sa isang COVID checkpoint Poro 4 barangay Mambulangon, Mercedes, Camarines Norte kabayan. Inilala ho kabayan ang biktimang si Carlito Espadilla Jr. E. Reyes, 46 anyos. May asawa at residente naman ng Purok 7 sa naturang barangay. Batay naman sa ulat ni Police Captain Archmedes Garcia, Acting Chief of Police ng Mercedes MPS. Natulog ang biktima sa sidecar ng barangay patrol pagkatapos ay ginawa itong patapos ang ginawa niyang pagpapatrulya. Ngunit napansin na lamang anya ang katawan nito ng isang babae na napadaan sa lugar na nahulog na sa sidecar ng tricycle. Pilit naman nilang ginigising ito at pinipilit na magising ang biktima. Ngunit hindi na raw ito gumagala kung kaya tumabag na ang babae ng kasamahan nitong mga barangay tanod at pilit na inire-revive ang biktima. Pinaniniwalaan ho kamayang atake sa puso ang ikinamatay ng naturang tanod. Samantala, ngayon ang labi ng nasabing tanod ay isa sa ilalim na po sa post-mortem examination upang alamin ang maaring naging dahilan ng pagkasawi ng nasabi po namang biktima. Hoy, magandang araw din kabayan na kay Ma'am Solvic Landingen na nakaantabay ho sa atin ngayon. Masarap daw hong mag-breakfast pag umaga, BG Coffee ang kasama. Ayan, COVID-free pa rin ang Hong Kong kabayan. Nasa ilang araw na ba? Sunod-sunod na araw na, no? Na COVID-free ang Hong Kong po sa mga oras na to kabayan. Sa karagdagan ng ating mga balita, maraming albayano po ang umaalma ngayon sa anunsyo daw ho ng IATF na ibaba na sa General Community Quarantine ang umiiral na Enhanced Community Quarantine sa Albay. Ito ay kasunod po sa patuloy na pagtaas naman ang kaso ng COVID-19 sa lalawigan kung saan 3 ang mga panibagong naitala kagabi na pawang mga frontliners. 2 dito ay mula po sa lungsod ng Legazpi habang 1 naman ay mula sa Ligao City na siyang kauna-unahan pong kaso ng nasabi po namang lungsod. Sa pinakahuling update po naman ng DOH sa kanilang official Facebook page ay marami po ang nagkukomento ngayon na humihiling ng ECQ extension. Anila, masyado pang maaga para lagay na po sa GCQ ang lalawigan po naman ng Albay. Para naman kay League Municipalities Albay Chapter President Wilfredo Dasa Monorilla, masasayang lamang anyang gastos at pinaghirapan ng local government units kung luluwagan ang lockdown kung kaya't hindi sila pabor sa GCQ. Kaugnay nito kabayan, ayon pa sa impormasyon ngayong araw ay aapila daw ho ni Regional Development Council Chairman at Legazpi City Mayor Rosal sa IATF na wag nang isama sa GCQ ang lungsod ng Legazpi dahil hindi pa rin daw sila umanuhanda. Nabatid na sa kabuuan 30 kaso na itala sa lalawigan ng Albay, 14 dito ay mula
sa lunsod ng Legazpi. Oras po natin, kabayan, 7:21 na honang umaga. Alamin naman natin ang updated balita mula po kay kasamang Rustan Malianta, live and direct, ha? Mula po sa ating labas ng atin hunawang himpilan, kabayan. Boom FM Live Report. Rustan, magandang umaga ng balita. Isang bahay ang Raika Marine Store kahapon pasada alas 12 ng tanghali sa barangay San Antonio, Sangay, Marine Store, na pag-alaman na ito ay nasusunog na ng may umuusok na maitim sa kalangitan. Kaya naman, agad-agad na responde ang mga taga Bureau of Fire Protection at ng PNP, maging ang mga barangay official at mga volunteer para mapatay ang sunog. Pangayon, patuloy pang iniimbestigahan ang Bureau of Fire Protection mula sa bayan ng Sangay Camarines Sur kung ano ang punot dulo ng nangyayaring sunog sa nasabi ng bahay. Di naman gaan natupok ang bahay dahil nga ilang parte lang naman dito ang nasunog at inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang pinagmulan at tanhi nito. Karagdagang baritang lokal mula sa labas ng pila. Ito ang Boom Patroller, Rosan Malienta, 1.9, Boom FM. Boom FM, Live Report! Maraming salamat kay sama nga Rustan Malianta sa karagdagan pa rin ng ating mga live update balita. Boom FM, Live Report! Check din natin ang linya ho ni kasama nga Rick Margibara. Meron daw ho nga inaresto. Ha, sabi sa daw ho ng warrant of arrest dyan po naman sa Partido District. Boom FM, Live Report! Mamaya babalikan natin si kasamang Rick Margibara para makuha po natin ang kanya ho namang linya. Nasa linya na si kasamang Rick Margibara. Check natin. Ha, live and direct mula po sa labas. Rick Mar, magandang umaga ng balita. Bagsak sa kamay ng mga otoridad ang isang binata matapos na ito'y silbihan ng warrant of arrest ng pinagsanib na puwersa ng Del Gallego Municipal Police Station, Camarines Sur 1st Provincial Mobile Force Company, 9th Infantry Battalion, 9th Infantry Division ng Philippine Army at ng Tagawayan Municipal Police Station. Sa report ng Del Gallego PNP, alas 2:40 ng hapon itong nagtalikod na araw nang maaresto ang suspect sa barangay Sinuknipan, Del Gallego, Camarines Sur. Kinilala itong si Rimar Bautista E. Arias, 25 anyos, binata, residente ng barangay Sinuknipan ng nasabing bayan. Inaresto ang suspect sa bagsik ng warrant of arrest na ipinilabas ni Honorable Manuel G. Salumbedes, ang presiding judge ng Regional Trial Court Branch 63 ng Calawag, Quezon, na may petsang November 29, 2019 na may criminal case number 19-8598 dahil sa kanyang paglabag sa Section 5 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samantala, ang korte ay wala namang itigrekomendang piyansa para sa temporaryong pagkakalibre sana nitong suspect na ngayon ay nasa pangangalaga na ng Del Gallego PNP para sa kaukulang disposisyon. Yan ang ating karagdagang report. Ito ang yung Boom Patroller, Rick Mar Gibara. 103.9 DWS, Boom FM. Oras natin, kabayan, 7:24 na ho ng umaga, alas 7:24 ho ang ating tamang oras. Sa karagdagan pa rin ang ating mga balita, 8 kataon na naman ang inaresto ng mga otoridad sa magkakahiwalay na bayan sa lalawigan naman ng Camarines Sur. Ito'y dahil po sa paglabag sa enhanced community quarantine at ilan sa mga suspect ay naaktuhan pang nagsasabong at nagiinuman. Unang naaresto ng mga tauhan naman ng Lupi PNP ang tatlong lalaki na dumayo pa ng ilegal na patubadahan sa barangay Bangon Lupi habang nagsipagpulasan naman ang iba pa. Kinilala mga nadakip na sina Jomari Labag Irestar, 20 anyos, binata Joel Labag Arisapa, 50 anyos, kapwa residente naman ng barangay Binahian si Pukot at Jonar Belagardin ng barangay Tagbakragay. Na-recover naman sa mga suspect ang 5 pansabong na manok at napag-alamang walang mga quarantine pass at wala rin suot na face mask ang nasabi po namang mga suspect. Kaugnay ng balita sa sampaanya ng kaso paglabag sa ECQ at paglabag sa anti-illegal gambling law ang natura po namang mga suspect. Samantala, nasa kote naman ang 5 kalalakihan habang nagiinuman sa isang kubo sa barangay Talohongon sa Tigaon. Inilala mga naaresto na sina RJ Kulada, 22,
Mario Preyas, Ronald Lopez, Delphine Ginoo, at Nixon Relope. Naharap naman ang mga ito sa kasong paglabag sa ECQ at paglabag din sa liquor ban. Oras natin, 7:26 na ho ng umaga, alas 7:26 na ho ng umaga. Sa karagdagan pa rin ang ating mga nagbabagang mga balita, may inilalagay na raho na local business support desk ang city government ng Lungsod ng Naga na bukas para ho sa sinumang mga employers na hangad daw ho na makapag-avail ng cash assistance. Ano ho? Makapag-avail naman ng cash assistance ng mga empleyado sa pamamagitan daw po ng small business wage subsidy, kabayan. Ito naman ang programa ng Social Security System. Kagapay naman ang Bureau of Internal Revenue. Ito ay para matulungan ang mga pribadong empleyado na hindi makakasama sa binibigay naman na Emergency Subsidy Program ng DSWD, Tupad at Camp at Camp naman ng Dole. Ang support desk na ito ay nasa People's Hall ngayon sa isang bahagi naman ng City Hall kung saan ay nakatalagang mga empleyado ng city government ang siyang mag-iestima sa mga interesadong employers. Sa paliwanag naman sa media ni Mayor Nelson Legacion, sinabi nito na hindi lamang mga private employers ng Lungsod ng Naga ang hangad nilang mapagsilbihan, kundi maging ang mga empleyado raw ho ng mga pribadong sektor na taga Camarinesur. Batay naman kay Alcalde Nelson Legacion, sa ngayon may halos 1,000 mga employers na. Ang nakapagpapatala ho ng lahat ng mga ito ay qualified naman, nangangahalugan lamang ang mga empleyado ng mga ito ay makatatanggap ng tigde 10,000 pesos mula daw sa Social Security System o SSS. Alas 7:28 na, kabayan, ang ating hunaman tamang oras. Ratsyada Balita pa rin ang inyong pinakikinggan. Ratsyada Balita, First Edition. Ratsyada Balita. Wala pang umiiral na enhanced community quarantine ng ECQ sa alinmang probinsya sa Bicol mula ho sa Mayo 1. Bukas na nga ho yan. Ito nga ang batay sa naging pahayag ng IATF Resolution No. 29 na nagsasailalim na sa buong rehiyon ng Bicol Region sa General Community Quarantine o GCQ mula May 1 hanggang May 15. Kasunod ito ng ginawang evaluation naman ng sitwasyon ng mga probinsya at rehiyon kung saan ang unang inilabas na tanging lalawigan dito ay ang lalawigan ng Albay at Catanduanes na sana'y mananatili naman sa ECQ, pero binawi rin ito. Kasunod ito ng ginagawa namang evaluation at sitwasyon ng mga probinsya ng rehiyon kung saan unang inilabas na tanging ang lalawigan ng Albay at Catanduanes nga ito. Pero batay nga sa report ng AATF Resolution, mananatili na lamang sa ECQ ay ang National Capital Region, Central Luzon, gayon din ang Calabarzon, Pangasinan, Benguet, Baguio City, Iloilo Province, Cebu City at Davao City. Sa ilalim kasi ng GCQ, magbabalik na sa operasyon ng mga public transportation, pero limitado pa rin at mananatili ang curfew sa mga non-workers. Papayagan naman ang mga constructions na sa mahalagang mga proyekto, partial opening din ng mga non-leisure shop at mga mall, habang bawal pa rin na lumabas ang may edad 21 pababa at ganun din ang 60 years old pataas, kasama na ang mga individual na may rondahong health condition. Oras po natin, 7:30 na ng umaga. Samantala, sa ulat naman ay kasamang Raymar Valdez, kabayan. Nadakip naman daw ang isang pugante, kabilang naman ang tatlong mga nakatakas sa BGMP Pulangi District Jail nitong Martes ng madaling araw. Batay sa report ni kasamang Raymar Valdez, nahuli si Richard Marabe, 27 years old. Residente naman ang Barangay Alnay sa nasabing bayan. Batay pa sa ulat, ng himpilan naman ng Pulangi Police, alas 9 daw ng gabi nitong araw naman ng Martes, na aresto nila itong si Marabe sa pakikipagtulungan naman ng kanilang mga operatiba sa mga residente sa bayan po ng Pulangi. Sasalaysay naman ni Pulangi Municipal Police Station MPS Chief
o chief of police na si police captain Edgar Asutilla. Partikular na na nakikipag-ugnayan daw sila sa mga taong nasa likod naman ng pagkakahuli nito nung unang natimbog ito sa biomass operation para sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Dahilan upang mahuli naman ang isang barangay sa bayan po naman ng Pulangi. Ipinahayag naman ni Marabe na kung papano sila nakatakas. Anya nitong alauna ng madaling araw ng Martes. Tiyempong pinatay ang ilaw dito nang inakyat naman ang pader ng kulungan kaya nagawa nilang makaposlit sa Pulangi District Jail. Samantala, kabayan, patuloy pa rin ngayon ang pagtugis ng mga otoridad at mga operatiba ng polis. Dito pa sa dalawang kasamahan nitong pugante na sina Francisco Joseph at si Noito Otto na parehong may kinakaharap na tatlong kaso ng theft o pagnanakaw. Itinaas naman sa 10,000 ang reward kung sino raw ho ang makapagtuturo sa dalawang pugante. Rasada, balik! Oras po natin, alas 7.32 na ho ng umaga. Basa muna tayo ng ilang mga text natin, partner. Ha? Sabi ni classmate Ramil Oreso, good morning, paring boy. Keep safe po tayo always. Lalo na po sa mga taga-batasan, Quezon City. So, sa mga taga-Quezon City, talaga, ingat-ingat po kayo. Ha? Ingat po tayo dyan dahil talagang madami ho ang bilang ng sinasabi ho tinamaan ng COVID-19 dyan po naman sa Quezon City. Oras po natin, 7.32 na ho ng umaga. Alas 7.32 na ho ang ating ho naman tamang oras. Sa ating karagdagang mga balita pambansa, pinalawig pa ng dalawang buwan ng Commission on Election o COMELEC ang suspensyon ng overseas voter registration rito. Ayon po kay Commissioner Rowena Guanzon, officer in charge naman sa Office of Overseas Voting, ang desisyon niya na suspindihin ang naturang registration hanggang June 30 ay dahil naman sa pinapalawig daw ho na Enhanced Community Quarantine o ECQ. Kasunod nito, iginiit naman ng COMELEC Executive Director Bartolome Senocruz Jr. na inaaprobahan niya ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanilang desisyon na ma-extend naman ang pagsususpindi at pagpaparistro ng mga botante sa iba't ibang mga bansa. Samantala, kabayan, sa karagdagan pa rin ang ating balita, tinatrabaho na ng Department of Education ang paglalagay daho ng quarantine area sa mga paaralan para matiyak naman ang kalagtasan laban sa coronavirus disease ng mga estudyante at mga kawani nito. Ayon po sa report ay naman kay Abran Abanel at DepEd Director po for Information and Communication Technology Service, magpapatupad anya ahensya ng mga safety measures para masiguro ang kaligtasan ng mga guro at estudyante sakali naman na makitaan po ang mga ito ng mga sintomas. Iniyak naman ni Abanel na regular ang pagsasagawa daw ho ng disinfection sa iba't ibang mga paaralan. Kasabay nito, sinabi pa ni Abanel na asahan daw po na mababawasan naman ang bilang ng mga estudyante sa isang klase. Ito'y upang maobserba ang physical distancing. Nagbabala naman ang Department of Health o DOH sa publiko kaugnay naman ang paggamit ng Karimsin bilang gamot sa coronavirus disease 2019. Itong Karimsin Maisin ho, kabayan, ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, wala pang sapat na siyentipikong batayan. Naligtas nga at epektibong gamitin ito sa nasabing gamot laban na po sa COVID-19. Ayon pa kay Vergere, na-aresto na ang Karimsin Maisin sa U.S. National Library of Medicine para isilalim na po sa clinical trial para patunayan ang visa nito bilang pagkontra naman sa COVID-19. Ngunit wala pa raw ho, kabayan, inilalabas. Wala pa raw hong inilalabas na resulta rito. Kaya anya hindi pa rin inirekomenda ng DOH para gamitin gamot sa COVID-19 hanggang wala pang nagpapatunay na maaari itong gawing panglunas na po sa virus. Ginawa kabayan ng pahayag na ito ng DOH matapos namang mapaulat ang paggaling ni AFP Chief of Staff General Pelemon Santos Sr. mula sa COVID-19 dahil daw po sa nasabi pong gamot itong
Karin Simaisin. Seven 36 kabayo ng atin huna man tamang oras, alas 7:36 na ng umaga. Isinusulong naman ni Quezon City Congressman na Precious Castejo na mabigyan daw ng tax holiday ang mga medical frontliners sa o nakatuwang sa paglaban sa coronavirus disease sa bansa. Ayon po kay Castelo, ito ay bilang pagkilala sa at pagpapasalamat sa ginagawa namang sakripisyo ng mga medical frontliners para mapangalagaan ang kalusugan ng publiko. Patay naman sa panukalang ito ng Health Workers Tax Holiday Act of 2020, malilibre daw sa buwis ang dalawang buwang sahod ng kwalipikadong health worker. Sakop naman ang naturang panukalang lahat ng mga nagtatrabaho sa mga ospital, health infirmaries, health centers, rural health units, barangay health station, mga clinics at iba pang mga health-related establishments, kabayan. 7:37 na, kabayan, ang ating hudaman tamang oras. Pinaparecall naman ni Senator Franklin Derlo ng isang labor official na sangkot sa naonsyaming pagpapadeport sa isang overseas Filipino worker sa Taiwan dahil sa umano ay pagsasalita nito laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Derlo, hindi naman dapat karapat-dapat ang ganyang posisyon si Fidel Makauyag ng Philippine Overseas Labor Office o Polo. Anya, sabi ni Derlon, ang trabaho ni Makauyag ay protektahan ang kapakanan at karapatan ng mga OFW. Ngunit anya, nangunguna pa itong umapila para sa deportation ni Elanel Ordedor matapos uman itong maglabas ng pahayag at komento laban naman kay Pangulong Rodrigo Roba Duterte. Una rito, ibinasura naman ang Taiwan government ang request ng Department of Labor and Employment na deportation kay Ordedor dahil sa pananay umano ng karapatan ng pamamahayag sa kanilang bansa na tinatamasa ng kanilang mga mamamayan at maging ng mga migrant workers, kabayan. Oras natin, kabayan, 7:38. Sa ilang pang mga balita ho natin, natatakot daw po ang iba na magpatingin sa doktor, ano ho? O kaya naman ay mag-report sa mga health officers kung may nararamdamang sintomas naman ng COVID-19. O di kaya ay magkakaroon sila ng direct contact sa COVID patient kapag nalalaman ng mga ito ang sintomas na nararanasan nila dahil nagkakaroon daw po ng diskriminasyon. Sa ginawang reseso ni Kuya Raymar Valdez, sinabi ho nito na ang Camarines Sur Department of Science and Technology Provincial Office. Sa panguna naman ni Pat Feliciano, maaaring gamitin daw po ng mga LGU sa tanod ang sa pamamagitan daw po ng feasibility analysis of syndromic surveillance using spatio-temporal epidemiological modeler. Ito yung sinasabi ho nilang application. Yung pastor, kabayan, meron kasi pinapasabat na pastor ho ngayon. Ito hong provincial capital. Paliwanag pa ho ni Pilis Minyo, dapat daw ang LGU ang nakapagpaparehistro para sa mga hotline at itinatalaga na naman ng Department of Health, kabayan. Oras na makuha daw po ang impormasyon, agad namang i-verify at ayon sa report, mabilisan daw ho. At dapat ang pagpapasa ng mga information sa DOH Regional Office. Samantala, mga ospital na dapat daw ho na ma-monitor ito ay upang hindi pa man nagkakaroon ng inter-agency meeting ay meron na kaagad na silang plano. Kinumpirma pa ho sa research ni kasamang Raymal Bardes na ang pagbibigay din daw ng DOST Provincial Directory. Sa ngayon, kabayan, hindi pa ito ginagamit ng mga LGU dahil mayroon ng dating COVID hotlines ang mga rural health units o city health officer. Ngunit mas mapapakinabangan anya ito ngayon
na ngayon ay nasa general community quarantine ako ang lalabigan naman ng Camarines Sur. Dahil madaragdaga na ang paggalaw ng mga tao, marami rin anyang dapat na i-trace sakali namang magkaroon ngang ganitong uri ng kaso. Minsan yung mga termino sa English ang hirap basahin eh, no? Tsaka liit ng pant minsan sa cellphone. Ay nako tayo do. Iba na ho talaga pag tumatanda. Ah, humihina na matay. At maraming salamat sa ulit naman kasama ng Raymar Valdez Cabanyan. 7:41 ang ating hunaman tamang oras. Pinaparecall ni Senator Franklin Drilo ng isang nabanggit na natin ito kanina. Nag-aloko ng Technical Education Skills Development Authority naman o TESDA ng libreng online courses. Ito'y para sa mga nais naman na maragdagan ang kaalaman ngayong lockdown bunsod naman sa coronavirus disease 2019. Ayon po kay TESDA Director General Isidro La Peña, Director La Peña pa rin pala ang, nasa TESDA Cabanyan. Ayon ho naman kay La Peña, mayroong inaalok ang ahensya na 68 course online short online courses para daw sa mga nais magkaroon ng bagong skill o mga nais na mahasa pa ang kanilang kakayanan. Ilan-anya sa kursong inaalok ng TESDA ay ang massage therapy. Paano kaya ito, Kuya Raymar? Ano, ma-attend na natin ito. Ano, ito yung mga massage sa therapy na ito. Gusto ko rin mag-aral eh. Inaalok po pala ng test na ngayon. Ito po namang massage sa therapy, kabayan. Basic computer operation. Web development. Ang test na online daw, kabayan, ay magsisimula. O nagsimula na noon pang 2012. Ngunit pinalawig ngayon na i-accommodate daw ang bilang naman ng mga enrollees dahil nga sa lockdown. Para daw sa mga interesado umano ay mag-enroll, bisitahin lamang ang website ng TESDA. Dapat check natin ito, kabayan. Alamin natin itong may kaugnayan dito sa massage sa therapist, kabayan. Kasi medyo tumatanda na tayo. Mismong sarili nating pangangatawan, di ba? At least pag ikaw massage therapist, alam mo kung ano yung dapat mong gawin. Ma-check nga natin itong website ng TESDA ngayon, kabayan. O, nasun natin, 7:43 na ho ng umaga, alas 7:43 na ho, kabayan. Samantala, kabayan, nagtatayo na ba ng Philippine National Police ng sariling Coronavirus Disease 2019 Testing Center? Kasunod naman ang pagdami ng bilang ng mga police na nakararamdam na ho ng sintomas ng COVID-19. Ito ay ayon kay PNP Chief General Archie Gamboa, pasado na sa Department of Health ang itinatayong gusali at pagsasagawa naman ng RT-PCR reverse transcription polymerase chain reaction. Anya, nagsasign na rin ang apat na member ho ng PNP Health Services. Ito'y upang italaga sa ginagawang COVID-19 testing center upang hindi na idaan sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Gayong tambak pa rin ang ginagawa nitong mga pagsusuri. Kaliwanag pa ni Gamboa, ang naturang hakbang ay para hindi daw umaging pabigat sa pamahalaan ang pag-aasikaso na nagpo-positibo sa coronavirus disease o COVID-19. Oras natin, kabayan, alas 7:44 na ho ng umaga. Siyempre ho, yan ho ang kabuuan ng atin ho namang balitaan sa atin ho namang Ratsyada Balita Morning Edition. Magbabalik ko kami makalipas lamang ho ang ilang mga paalala. Diyos Ama namin, lumalapit kami sa iyo para sa aming kahilingan na kami ay iyong proteksyonan laban sa 2019 and coronavirus na kumitil na ng maraming buhay at nakaapekto na sa sangkatauhan. Nananalangin kami para sa iyong biyaya, para sa mga taong inatasan na pag-aralan ang kalikasan at ang sanhi ng virus na ito, gayon din upang mapahinto ang patuloy nitong paglaganap. Gabayan mo po
ang mga inatasang mga laga sa kalusugan na kanila nawang magampanan ang kanilang tungkulin ng buong husay at may malasakit. Gabayan mo po ang mga gawani ng pamahalaan at ang mga nasa at pribadong institusyon sa kanilang paghahanap ng lunas upang masugpo ang epidemyang ito. Ipinapanalangin namin ang lahat ng mga naapektuhan, nawa ay hilumin mo po ang kanilang karamdaman. Ipagkaloob mo po nawa sa amin ang iyong biyaya upang kami ay patuloy na makagawa ng kabutihan para sa lahat at makatulong sa lahat ng mga nangangailangan. Ipinapanalangin po namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristong iyong anak na nabubuhay at nag-ahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming ina, at tulong ng mga Kristiyano, ipanalangin mo po kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo po kami. San Roque, ipanalangin mo po kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo po kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo po kami. VG Caps, acid neutralizer. VG Caps, ibig sabihin na vegetable capsules. Ipinasok natin dito or in-encapsulate natin dito yung pitong gulay na pinagsama-sama natin yan, kasama pa rin yung ibang minerals na kailangan-kailangan ng mga ating katawan. Hindi siya gamot, hindi siya drugs, kundi gulay na ilinagay lang natin sa kapsula. Yan po ay nutritional supplement. Ang function po ng nutritional supplement ay para supplyan ang ating katawan ng tamang nutrition or complete nutrition para lumakas yung immune system natin at ang ating katawan mismo, ang ating immune system ay kaya niyang labanan ng sakit. So yan ang dahilan kung bakit maraming taong gumagaling. Ang problema po sa akin minsan kasi hindi po ako mapaihi. Ano, medyo pamisan-misan sumasakit yung pusong. 3 days umapekto na sa akin, gumanda yung ihi ko. Magaling. Yung misis ko constipated po yun. Lagi pong hirap sa pagdumi. But in-introduce ko sa kanya, 4 days, gumanda yung ano niya, pagdumi niya. Tumatotal po, napakaganda ng produkto. Yung pong BG Cups na yan. Pag nakuyat ako ng 3 days continuous, mag-vertigo na ako, yung umiikot na hilo. Tapos, nung bata-bata pa ako, mag-last siya ng 1 week. Pero ngayon medyo may edad na, mag-last siya ng months. So, nagtatry ako ng mga ibang vitamins. Pero itong VG Cup, December 19 yan, one day ko lang tinake. One before breakfast, before lunch, before dinner. Yun na yung last experience ko nang umiikot ang mundo ko. Samantala kabayan, syempre pa sa atin pa rin mga dagdag impormasyon. Alamin natin ang balita international. Syempre hatid doon sa atin yan ha, ng atin pa rin mga tagapagtaguyod. Ang Bodega Glassware ho kabayan, ano, ang ating international news hatid doon sa atin ng Bodega Glassware. Dagos na kamo sa Bodega Home Glass, kung sain makukuha ang widest variety of home and office furnitures, appliances, lighting fixtures, glasswares, kitchenwares, and many more. Up to 12 months 0% interest on major credit cards. Sigurado pa ang on-day delivery of items. May warranty pa ang gabos na items. Bodega Home Glass sa Elias Angeles Street, Naga City. Open from 9 a.m. to 8 p.m. Sa Bodega Home Glass, bawal ang mahal! Samantala sa atin namang Balita International kabayan. Balita International. Balita International. Magandang umaga sa atin ng balita sa Ibayong Dagat. Patuloy naman na tumataas ang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng coronavirus o COVID-19 sa bansang Somalia. Ito ay makaraang ibunyag ng isang health official na halos 500 katao na ang tinamaan ng COVID-19 sa kanilang bansa. Ngayon man, nababahala na si Dr. Abdirizak Yusuf Ahmed na baka tumaas pa ang bilang na ito dahil nga ang mga ito ay asymptomatic
At ito ay isiniwalat din ng United Nations na walang organisadong sistema sa Somalia kaya't hindi na itatala ng maayos ng mga ospital at health facilities ang mga kaso ng COVID-19 sa naturang bansa. Yan po ang ating balita sa Ibayong Dagat. Ito naman si Raymar Valdez. Magandang umaga. And syempre ang atin ho namang balita international, hatid ho sa atin yan ng Best Cafe. Ayan, syempre pa sa atin ho namang balitang pangkalusugan ho, kabayan. Heto na ang balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Ratsya ng Balita. Syempre hatid ho sa atin yan ng Parmasya Uy. Ang takbuhan ng bayan na maaasahan, lahat ng oras na ating kailangan, kalusugan ng bayan inaalagaan. Parmasya Uy, laging nandyan. Mula noon, sa patuloy na paglipas ng mga taon, ang Parmasya Uy sa kalusugan, laging maaasahan. Taus-puso po ang aming pasasalamat sa patuloy ninyong pagtangkilik sa mga serbisyong handog ng Parmasya Uy. Kaya kung mabisang branded medicines at abot-kayang generic drugs ang inyong kailangan, isa lang ang takbuhan ng bayan. Parmasya Uy sa kalusugan, laging maaasahan. Matatagpuan ang Parmasya Uy sa General Luna Street, tapat lang ng Bichara Mall, at sa Elias Angeles Street, tapat lang ng Plaza Quezon, Dagat City. Samantala sa atin namang health news, kabayan, ayon po sa paniniwala, ang tinatawag na pasma ay nagdudulot po ng panginginig at pagpapawis daw ng kamay. Abay, sumasakit daw po at pagmamanhid din ng ating kalamnan. Ngunit sa atin ho namang pag-aaral, maraming sakit ang pwedeng magdulot daw po ng sinasabing sintomas ng pasma. Dapat na po iwasan natin ang misdiagnosis o yung tinatawag ho nating mga maling gamutan. Ako, marami hong gumagawa nito, mga kabayan. Yung hong nag-self-medication, yung hong nagsasarili ng paggagamot sa kanika-nila ho namang mga sarili. Bagay na talagang sabi ho ng ating mga tagapagtaguyod ng atin ho namang mga health expert, eh kinakailangan ho wag ho tayong magsarili ng panggagamot, anho. Ayan, batay ho sa report, mga kabayan, anho, batay ho sa mga report na nakakala po natin, ayon ho sa paniniwala, itong kagaya ho ng arthritis, anho, rheumatism. Ayan, ito, nararamdaman na natin yung arthritis na yan. Ha? Sumasakip at namamanhid ang kamay, ha, dahil daw po sa arthritis. Dahil ito po ay pag nasa edad ka na at sobrang gamit naman ng iyong kamay o ng iyo namang katawan. Anho, ayan. Yun hong tinatawag naman natin na carpal tunnel syndrome. Ha? Pamamanhid din po ito ng kamay. Ang simptomas ay dulot daw ho ng sobrang paglalaban naman at paggamit ng kamay sa inyo ho namang trabaho. Lalo na ho yung mga mahilig gumamit ng computer, kabayan, ha? Yung mahilig ho na mag-type. Yan, talagang effect, talagang yan ang mga epekto na yan, kabayan. Ano ho? Ayan, lalo pa kung yung kamay mo, ginagamit mo daw at lagi ho namang naiipit. Ano? Yung mga median nerves daw ho nito. Ano ho? Ayan, yun daw hong hyperhidrosis. Yun daw hong sobrang pawisin. Abay, ito yung nagdudulot din daw ng sobrang pagpawis ng kamay at paa. Pwede sa nervyos o di kaya naman namamana daw ho ito, mga kabayan. Ano ho? Ayan, batay ho sa reports, ano ho? Batay ho sa mga reports na nakakalap din natin, ito hong diabetes. Ang diabetes ho ay nakasisira ng nerves at nagdudulot din daw ho ng pamamanhid ng atin ho namang kamay at paa. Nako, talaga nga naman. Ano, ito hong Parkinson's disease. Isang sakit ng pag-edad po ay ang panginginig ng atin ho namang kamay at hirap na paglalakad na para hong natutumba palagi. Huwag daw hong baliwalain ang naturang mga sakit, kabayan. Ano, huwag daw ho nating baliwalain, ha? Ang natura po namang mga sakit. Hindi daw dapat siyang binabaliwala. Dapat to matukoy kung anong sakit ito para magamot ng maaga at ng tama.
Kumonsult na ho sa inyong mga doktor. At may ilang payo po ang traditional medicine na pwede din natin hong gawin na hindi naman ho makakasama. Kinakailangan daw ho natin masahihin po ng maayos ang atin ho namang kamay at paa. Ha? At ang pagbabad daw po sa tubig na may asin. Pag-iwas din po sa malamig na tubig at magpahinga po ng 30 minuto bago po tayo maligo. So yan po ang ating balita ho sa larangan po naman ng atin hong kalusugan. Samantala kabayan sa atin namang sports balita. Alamin naman natin ang atin ho namang sports balita mga kabayan. Balitang sports. Balitang sports. Samantala sa atin namang balitang sports sa Belgrade, Serbia. Gaganapin daw po ang 2021 Men's Basketball Championship. At hindi daw po ito magaganap. Ha, dyan po naman sa New Delhi, India. Ito'y inanunsyo po ng International Boxing Association, IBA. Matapos namang kanselahin ang kontrata ng New Delhi dahil sa umano'y hindi pagbabayad nang napagkasunduan ng HOSPI. Gayun pa man, ayon po kay IBA, ayon po sa IBA, magbabayad pa rin po ang India ng cancellation penalty na nagkakahalaga daw po ng $500,000 o €461,366. Samantala, wala pa namang eksaktong petsa ho, kabayan, kung kailan naman magaganap ang nasabi ho namang boxing competition dahil nga po sa coronavirus disease. Samantala kabayan, sa atin namang showbiz balita kabayan. Showbiz balita. Samantala, sinurpresa naman ng Sex Bomb Girls ang kanilang mga tagahanga matapos na magsagawa ng online reunion para daw po sa mga frontliners. Sa YouTube channel naman ng Solinaps ay kinantaho ng grupo ang theme song ng kanilang dating drama series ng GMA 7 na 17. At maging signature nilang sigaw na Get Out. Abay kabilang sa mga membro ng Sex Bomb Girls, sina Rochelle Pangilinan, Jopay Pagwa, Weng Ibarra, Isa Tarosana, at Ibet Pabalan, at Monique Ikban Kabayan. Ayon po kay Pangilinan, ginagawa nila ang reunion. Ito'y upang makakalap ng pondo para sa mga nangunguna laman daw po sa coronavirus disease 2019 dito po sa Pilipinas. Mga kaibigan, yan na po ang kabuuan ng ating hunamang balitaan ngayong umagang ito. Sa pangalan pa rin po ng ating mga nakatuwang at mga nakasama sa ating hunamang palatuntunan. Sa pangalan po ni kasamang Raymar Valdez sa labas ng himpilan, siyempre Rustan Malyanta, Trick Margibara. Sa pangalan pa rin po ni PM Jomar Morada at ni News Director Joe Cagimbal. Sa pangalan po ni AM Jonathan De Los Santos, siyempre pa ang regular host ng ating hunamang palatuntunan. Nakasama po ninyo ako sa ating hunamang balitaan. Ako po si Kabayang Boy Rita Jr. Maraming salamat po. Salamat po sa inyong walang sawang pag-antabay. Ito bang inyong palatuntunan, Ratsyada Balita. Ratsyada Balita! Ratsyada Balita Second Edition, susunod na! Ratsyada Balita! Na maaasahan lahat ng oras na ating kailangan. Kalusugan ng bayan inaalagaan. Farmasya Uwi laging nandyan. Mula noon sa patuloy na paglipas ng mga taon, ang Farmasya Uwi sa kalusugan laging maaasahan. Taus-puso po ang aming pasasalamat sa patuloy ninyong pagtangkilik sa mga serbisyong handog ng Farmasya Uwi. Kaya kung mabisang branded medicines at abot-kayang generic drugs ang inyong kailangan, isa lang ang takbuhan ng bayan. Farmasya Uwi sa kalusugan laging maaasahan. Matatagpuan ang Farmasya Uwi sa General Luna Street, tapat lang ng Bichara Mall, at sa Elias Angeles Street, tapat lang ng Plaza Quezon, Taga City. Horacio Emperata. Diyos na samuyang ama, minadulog kami sa imo
daraan sa muyang pangangaipo. Tanganing hagado na ilikay kami sa 2019 novel coronavirus. Na nagbawi nin mga buhay asin kadakol ang naapiktaran. Warasan sa muya ang sa imong grasya sa mga yaon sa pag-adal kan kabilogan asin ginikanan. Kaining virus asin kasabay na helang. Siring man ang paglakop asin pagulakit kaini. Antabaye ang mga kamot asin pag-isip kan mga ekspertong mediko. Na maglingkod sa mga nagihelang na may tibay na kaaraman, siring man pagmaherap. Asin ang mga gobyerno, asin pribadong mga ahensya na dapat hanapon ang bulong asin solusyon sa epidemyang ini. Ipamibi niya to ang gabos na mga naulakitan na sinda marahay tulos. Tawan sa muya ang grasya na maghingowa para sa karahayan kang gabos. Siring man magtabang sa gabos na nasa kahurasaan. Inihinahagad niya mo huli kay Hesukristong kagurangnan sa imong aki na bubuhay asin nagahadi. Kasaro kan Espiritu Santo sa kapanahonan kang mga panahon. Amen. Santa Maria, tabang sa gabos na Kristiyano, ipamibig mo kami. San Rafael Arcangel, ipamibig mo kami. San Roque, ipamibig mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipamibig mo kami. San Pedro Calungsod, ipamibig mo kami. Lord, heal our land. Food trip ba ang hanap mo? Tara na! Let's eat at Primo Liempo Grills and Roasts. Your best value-only rice meal in Metro Naga at Primo Liempo Grills and Roasts. Try their sarap pamor na grilled Korean pork and chicken barbecue. Primo Liempo Grills and Roasts. Grilling starts from 10 a.m. to 12 midnight. Primo Liempo Grills and Roasts. Katmon 2, Magsaysay Avenue, Naga City. Beside DWOSFM Station. VG Caps Acid Neutralizer. VG Caps, ibig sabihin na vegetable capsules. Ipinasok natin dito or in-encapsulate natin dito yung pitong gulay na pinagsama-sama natin yan. Kasama pa rin yung ibang minerals na kailangan-kailangan ng mga ating katawan. Hindi siya gamot, hindi siya drugs, kundi gulay na ilinagay lang natin sa kapsula. Yan po ay nutritional supplement. Ang function po ng nutritional supplement ay para supplyan ang ating katawan ng tamang nutrition o complete nutrition para lumakas yung immune system natin at ang ating katawan mismo, ang ating immune system ay kaya niyang labanan ng sakit. So yan ang dahilan kung bakit maraming tao ang gumagaling. Ang problema po sa akin minsan kasi hindi po ako mapaihi. Ano, medyo pamisan-misan sumasakit yung pusong. 3 days umapekto na sa akin, gumanda yung ihi ko. Magaling. Yung misis ko constipated po yun. Lagi pong hirap sa pagdumi. But in-introduce ko sa kanya, 4 days, gumanda yung ano niya, pagdumi niya. So matotal po, napakaganda ng produkto. Yung pong BG Cups na yan. Pag nakuyat ako ng 3 days continuous, magvertigo na ako, yung umiikot na hilo. Tapos, nung bata-bata pa ako, mag-last siya ng 1 week. Pero ngayon medyo may edad na, maglalast siya ng months. So, nagtatry ako ng mga ibang vitamins. Pero itong VG Cup, December 19 yan, 1 day ko lang tinake. 1 before breakfast, before lunch, before dinner. Yun na yung last experience ko nang umiikot ang mundo ko. Ito ang SOL Broadcasting Station, DWOS 103.9 Boom FM Naga. Mas pinalakas, mas pinalinaw. Una sa mga balita, una sa impormasyon at musika. Broadcasting live from the heart of Bicol, Naga City, 103.9 Boom FM, ang istasyon ni Aling Soy. Hoy kabayan, kami po ay membro at kasapi naman ng KBP, kapisana ng mga broadcasters sa Pilipinas. Ang tama po nating oras mga kabayan, alas 8:05 ng umaga. Live sa
sa News Headquarters ng DWOS 103.9 Boom FM Naga. Ito ang Ratsyada Balita, Second Edition. Talakayan ng mga may init na usaping lokal, national at sa ibayong dagat. Tampok din ang pakikipagpanayo mo sa mga newsmakers, mga follow-up reports mula sa mga gumagalang Boom Patrollers. Ratsyada Balita, Second Edition. At ngayon, narito ang inyong mapagkakatiwalaang magkahatid ng balita. Area Manager Joe Santos, Ratsyada Balita, Second Edition. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga sa lahat ng ating magiging mga tagapagantabay. Araw ho tayo ng Webes ngayon, petsa 30, buwan ho naman ang Abril. Nako, bukas, Mayo 1 na. Bukas ho, kabayan, Mayo 1 na, kabayan. Sa pangalan pa rin po ni kasamang AM Manager Jonathan De Los Santos, ako po ang inyong mga kasama ngayong umaga hanggang alas 9:15 ng umaga. Ako po si kabayang Boy Rita Jr. Ngayong umaga, pilitin natin na magkaroon tayo ng pagkakataon na makausap ang atin ho namang mga otoridad. Dito ho sa ating programa, particular na ho si Police City Director Felix Servita. Para malaman ho natin ang paghahanda naman ng PNP, Philippine National Police, dito ho naman sa Lungsod ng Naga para ho bukas. Alam naman natin na talagang abalang-abala, busy-busy ho, ang dami ho ng mga ginagawa ng atin ho namang City Director, talagang very active. Ano ho? Ang ating City Director, Colonel Felix Servita. Nasa kabilang linya na ho natin si Colonel Felix Servita. Colonel, magandang umaga. Hello, magandang umaga po at magandang umaga rin sa inyong mga tagapakinig. Opo, mabuhay po kayo, magandang umaga. Unang-una ho, makikipaghuntahan muna ho kami sa inyo, sir. Kumusta ho yung ginagawa nating pag-iikot? Lalo pat bukas, alam ho natin GCQ na ho tayo. Ano ho ang posibleng maging pagbabago sa hanay ho ng PNP sa mga checkpoint ho natin na tomorrow morning po, Colonel Servita, sir? Regarding sa checkpoint, tuloy-tuloy pa rin yung mga quarantine control points natin sa border ng Naga City. Hindi po natin naalisin yan. At ang mga pulis naman natin ay patuloy pa rin maninita kasi may tinatawag tayong new normal. At tuloy pa rin. Tuloy pa rin naman yung mga curfew natin at yung paglabas ng mga tao na walang walang purpose, no? Okay. O pagbili ng mga pagkain o essential items ay pinagbabawal pa rin. Mm-mm. So, yung new normal na tinatawag ay yung pagsusuot ng mask ay andyan yan at nagbabawal ang lumabas na walang mask. Mm-hmm. At yung social distancing, andyan pa rin yan. At yung pagbabawal sa mass gathering, andyan pa rin. So, yun ang tatawag natin new normal. At yung mga establishment, dapat meron din sila mga alcohol o area na pag-uugasan ng kamay. Mm-hmm. At yung mga establishment naman, yung mga workers nila, dapat ay may mga mask at at gloves din, So, at pili lang naman, ang mga establishment na pwede magbukas. Very general pa nga yung direktiba ng IITF. Okay. So, expect po natin magpapalabas yung IMT Naga City. Mm-hmm. Through sitio ng mga detalye regarding dito sa GCQ. Apo. At hintayin po natin yan. Kami naman po ay pag naglabas lang LGU ng IMT ng direktiba ay mag-meeting din kami para i-disseminate sa mga commanders natin at checkpoint supervisors regarding dito sa implementation ng local GCQ. Apo. Ganun din ang AITF, may mga gray areas kasi yung general directives on GCQ, so malamang yan ay
hintayin natin ngayong araw ay magpapalabas pa rin ng mga bagong alituntunin dito sa GCQ. Opo, sabi ho sa balita ho namin kanina pa hong umaga, mukhang alas 9 ho ng umaga magsasalita si Mayor Nelson Ligacion dyan po sa City Hall. So, sir, ano yung pinakahuling directive sa inyo sa IMT? Lalo pat alam ko, regular ho yung meeting ho ninyo. Kasama ho si Mayor Nelson Ligacion, kasama ho si Nakarine Gumba at Dr. Borja. Sir, doon sa pinakahuling pag-uusap ho natin, lalo pat kagabi, lumutang yung report na dyan ho sa Abelia, mukhang meron na namang bagong COVID patient. Ano ho ang sahanin ng PNP? Ano naging direktiba ho nila dito, Colonel Servita, sir? So tuloy pa rin yung health protocol natin, ano, pagkagaling ka sa areas na may positive cases ay subject ka sa health protocol, no, pag pumasok ka ng Naga. So magpapatuloy po 'yon at meron tayong checkpoint, meron din tayong mga offline sita. Kung yan ang mga measure, ano, kung makalusot ka man pagdating mo sa barangay, ay andyan yung mga barangay health emergency reaction team na pwedeng sumita sa iyo at magsundo at daling ka sa mga quarantine facilities. So, tuloy-tuloy po 'yan, ano? Mm-hmm. At mga pulis naman natin ay full support sa IMT at sa mga direktiba na ipapalabas nito at kasama po naman natin na mga PSO, no, at mga volunteer groups na magpapatupad ng GCQ. So yung stay at home ay tuloy pa rin po yan, ano? Tuloy pa rin yan at kung nagloiter ka o naglalakad sa labas na walang purpose ay sisitahin ka pa. Dapat ang paglabas ay dapat ay bibili ka lang ng pagkain o essential items. At yung mga malls naman po ay panawagan din natin ay magpatupad sila ng social distancing. At dapat ay ang aircon nila ay pinakamababa yung 26 degrees. Ano? At dapat limit din yung number ng mapapasok. Hindi lang sa lahat ng establishment. No? Kahit yung mga open pa siya ng ECQ, dapat talaga ay limited yung papasok at lalabas. No, control dapat siya ng mga establishment at ng mga market. Kasama pa rin yan sa mga patuloy na ipapatupad. At yung curfew natin ng 9 p.m. to 5 p.m. at 5 a.m. ay mag-iimpit pa tayo dyan, ano? Except of course yung mga essential workers na duty sa gabi. Other than that, ay huliin natin yung mga maglalabag sa curfew. So even though tayo ay nasa ilalim ho ng GCQ, yun hong mga pinapatupad na alituntunin ng ECQ, parang ganun pa rin ho pala ang mangyayari sa GCQ, Colonel? Hindi naman, ano? Meron din nga, may mga establishment kasi na allowed na partially mag-open, ano? At ang nakikita nating malaking difference dito is yung winter household, ano, na so, allowed, ano. So medyo magluluwag lang ng konti. Ika nga, parang magluluwag ho ng konti dito ho sa GCQ. Konti lang po, konti lang. So, isipin po natin na kahit may GCQ tayo, andyan pa rin yung threat, ano, kahapon nga lang, may nagpositive ba. So, iiwasan natin na magkaroon pa tayo ng mga positive cases at maaaring bumalik tayo sa ECQ. So, ang panawagan natin sa mga kababayan natin ay sumunod sa mga pag-uutos ng ating lokal na gobyerno. At the same time, may sumunod din sa mga pag-uutos ng ating mga enforcers para hindi na tayo bumalik sa ECQ. At kung wala mang gagawin ay huwag na lumabas ng bahay. Ano? At para maiwasan natin yung mas maraming tao, kumpul-kumpul na tao sa mga kali natin o tinampo. Opo. Sir, matanong ko, Colonel, kumusta ho yung mga PNP personnel natin dito naman sa Naga? Kasi di ba, nabalitaan natin, ang dami ng mga PNP personnel na rin ang, kumbaga parang PUM sa ibang mga lugar, yung iba naman naging positibo. Dito sa Naga, sir, kumusta ho ang sitwasyon natin ngayon sa mga frontliners natin, yung mga PNP personnel ho natin? Kumusta po kanilang kalusugan? Oh, yung initially, ano, yung unang labas pa lang ng ECQ, total lockdown nationwide, ay after ilang weeks, meron tayong initially 14 na quarantine, ano? Oh, 14. At natapos man yung quarantine nila, at natapos, meron pang yung 95 nating trainees na presently naka-quarantine. Apo. At matatapos naman sila, may iwan ang quarantine nila sa Pakulis Sports Complex.
Tapos meron pa tayong lima rin na quarantine sa Camp Ola, no? Kasama siguro sa Russia ng mga frontliners. At sa so far ay lahat ng test na undergo sa mga personnel natin ay negative. So magandang balita yan. At kung makabalik na sila sa as being frontliner ay yung mga na quarantine as precautionary measure lang naman yon para siguraduhin na talagang negative sila at safe sila. So at sana naman ay makabalik na rin sila dahil marami na rin tayong kakulangan ng mga police sa pag-implement ng quarantine na directives. Apo. Colonel, alam ho ninyo, maiba lang ho ako, no? Marami hong natutuwa, marami hong humahanga sa inyo. Lalo pat kayo ho personal ang sabi, nangangasiwa sa ginagawa ho ninyong personal na tulong sa ating mga kababayan. Yung mga kabats daw ho ninyo, tumutulong para po sa ating mga kababayan. At ikaw ho yung nag-spearhead ho nito dito sa lungsod ng Naga. Colonel, kumusta ho yung ginagawa ninyong sarili ho ninyong pamimigay ng tulong sa atin ho ng mga kababayan? Go ahead po, Colonel Servita. Meron kaming yung Bayanihan Fund, no? Nag-donate kami ng sariling pera sa PNP, Uman, sa pamumuno ni General Archie Gamboa. Bukod doon, ang ating Naga City Police Office ay mayroong Adopt a Family Program din, ano? At may mga most indigent family tayo na weekly na binibigyan natin yung suporta para makasurvive. Ano? At may mga at may mga donation sa mga frontliners ay iniipon din namin yan at pinamimigay din sa mga indigent family, of course in coordination with the IMT. At sabi ko nga, tulong-tulong tayo dito. At alam niyo naman, pagka nagutom ang tao ay problema rin namin yan sa piscine order. So dapat yung mga may kaya sa atin ay dapat tulungan yung mga less fortunate. At tumulong na rin tayo sa mga barangay natin at mga volunteers na magpatupad ng social distancing at implementation ng face mask para kasi po nakapagod din talaga yung pag-responde at pagsasaway, ano? At kailangan po natin magtulong-tulong tayo. At kung wala man yung mga kababayan natin lalo na mahirap ay tulungan natin, magbigyan ng face mask o kung wala makain at bigyan natin. So kailangan po natin ng magkaisa at suportahan ng ating gobyerno, lalo-lalo na ang lokal na gobyerno, para po matalo natin itong pandemic na ito. Okay, maraming salamat po, Colonel Servita. Mabuhay po kayo and ingat po tayo sa pag-iikot natin. Lalo pat alam ko ho, kayo talaga hindi ho tumitigil, patuloy sa pag-iikot sa mga checkpoints ho natin. Maraming salamat po, Colonel Servita po. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo at God bless us all. Okay, God bless po. Okay, mga kaibigan, si Colonel Felix Servita ho ang ating nakasama mula ho naman dyan sa kanyang tanggapan ngayong umaga. Ano ho, maraming salamat dahil napakasipag ho at maganda ho ang performance ngayon na ginagawa ho ni Colonel Servita. Sampu na rin ang kanyang mga kasama dito ho naman sa Naga City PNP. So kudos natin, palakpakan natin ang atin ho namang mga kapopulisan dito ho naman sa lungsod ho ng Naga, kabayan. Ayan, palakpakan natin sila ha. Dahil talagang magigiting itong atin ho namang mga pulis dito ho naman sa Naga City. Sisipag ng mga PNP personnel natin. Lalo na yung kanilang tagapagsalita dyan ha. Si Police Spokesperson Toby Bunggon, kabayan. Ano ho? Lagi rin ho natin nakakausap at nakakasama dito ho naman sa ating hong palatuntunan. Oras ho natin, kabayan, alas 8:19 na. 8:19 na ho, kabayan, ang atin ho naman tamang oras dito pa rin sa ating palatuntunan, Ratchada Balita. Second edition ho, kabayan. Siyempre ho, sa pangalan pa rin po ni kasamang Jonathan De Los Santos, ako po ang inyong nakakasama. Siyempre ako po si Kabayang Boy Rita Jr. Ratchada Balita! Yun hong ating pag-iikot ng ating hong mga otoridad, particular na dito ho sa Market on Wheels. Nako, talaga nga naman, nakakatuwa ha. Tuloy-tuloy po ang ginagawang pag-iikot ng ating mga Market on Wheels dito ho sa iba't ibang barangay ng lungsod ng Naga. Kahapon, nandyan po ang Market on Wheels ni Manager Florendo, dyan po sa bahagi naman ng Bagumbayan Subdivision.
Diyan po sa Bagong Bayan, Surano, makikita natin. Ito hong Market on Wheels kahapon. Talagang grabe, ano? Ang ganda ng impact, ang ganda ng mga ginagawa ng atin ho namang mga otoridad ngayon. Ika nga talagang inuuna ho nila, ano? Ang kapakanan ng atin ho namang mga kababayan. Sa halip na magpunta pa ho sa market, sa halip na magpunta pa ho sa sentro, ang ginagawa ho ng ating mga may tindahan o mga vendors dyan po sa Naga City People's Mall, sila po mismo ang bumaba sa atin ho namang mga lugar, partikular na sa 27 barangay ho ng lungsod na Nagat. Gaya nga ho kahapon, nandyan ho sila sa bahagi po naman ng Bagong Bayan Sur at Bagong Bayan Subdivision. Boom FM Live Report! Alamin naman natin ang update balita mula kasama ang Rustan Malianta. Rustan, magandang umaga, ng balita? May mungkahing inilabas ang Naga City Incident Management Team sa pamamagitan ni spokesperson Alin Rindanga, ang chief ng City Events Protocol and Public Information Office o ang CEPIO, na kung saan nanawagan ito sa mga negosyanteng nagbubukas o magbubukas ng kailang commercial establishment simula ngayong May 1 or bukas po yan. Oh, among hang ito ay yung sana huwag gumamit o limitan lamang ang paggamit ng aircon sa loob ng kailang mga commercial area. Mm-hmm. Batay po sa maliwanag ni Sir Allen Rindanga, sinabi kasi nito na posibleng gawing tambayan lamang ng publiko ang lugar ng may aircon, lalo pa at napakainit ng panahon ngayon. Posible ani ang hindi manood ang social distancing pag itong pagkakataon na siya isa sa pinakamayang regulasyon na nakapalaman sa enhanced community quarantine. Bagamat inaasahan na pagdagdagan ng mga tao sa mga commercial establishment bukas sa unang araw na pagpapatupad ng general community quarantine. Mm-hmm. Nagpaalala pa rin si Rindanga na sundin ang protocol para hindi magka-problem. Partner, kumusta ngayon ang sitwasyon dyan sa labas ng himpilan? Ano ang sitwasyon sa kalye? Ano ang nakikita mo sa mga lansangan natin ngayon, partner? As of now, FM Boy, nung lumabas ako dyan sa ating mayor na kalye sa Magsaysay Avenue, napansin natin na habang papalapit yung general community quarantine, dumadami tao, no? Oo. At nakita ko iyong sa pagitan ng dalawang lane, lalo pag dumadating yung hapon, madami sa takyan na dumaraan. Naku, talaga lang ano. Oo. Kaya ingat-ingat lang po dami tayo. Dami na mga pasabay pa rin natin mga kababayan. Opo. Kaya sabi ko nga, SMBoy, ingat-ingat po tayo. Dahil nga, minaitala na naman tayong bagong kaso ng COVID-19 at sana huwag nang kumalat pa. So ngayon sa lansangan, partner, dyan sa kalsada, partner, ano nakita mo? Maraming sasakyan, maraming mga tao na? Madaming sasakyan, SMBoy. Madaming sasakyan. At nakita natin, kunti naman yung taong lumalaba. Dato nga lang, di maiwasan yung tumatambay. Nako, talaga nga. Ang dami pa rin mga pasaway eh, no? Pero may mga polis ka nakikita, partner, na nag-robbing ngayon? Namagayin na siya, may boy. Mga polis at mga tanod tayo nakikita. Diyan sa may kanto ng ano, di ba? Sa may paglampas mo ng tulay, may malaking tent dyan, mga barangay tanod na nagbabantay, tapos may mga taga-public safety office, di ba? Alam mo, SM Boy, hanga ako sa mga personahe natin ng kapulisan at ng ating mga taga- itong nagbabantay natin. Opo. Di ba sa lungsod ng Naga? Kasi nga, ginagawa nila yung lahat na mabantayan yung galawan publiko, lalo na yung mga sasakyan, na umano'y huwag nating palampasin yung virus na malay mo, carry yan pa. Okay, sir. Kaya ating matalagang lokal, SM Boy, mula sa labas ng pilan, ito yung Boom Patrol o sa Malianta. Nag-was 1-9, Boom FM. Boom FM, live! Report! Maraming salamat kay Samang Rustan Malianta, live and direct mula po sa labas ng himpilan. Sabi na ma'am ni Katimbang, hi po, ano, maraming salamat po sa pagkantaban at pagtuto ko sa ating programa. Kay Sir Frank Peña, magandang araw din. Mabuhay ka, partner, sa DTI, ano, Department of Trade and Industry. Dito naman sa atin, masipag din yung mga taga-DTI, ha? Na Ma'am Edna Tihada at si Sir J. Ablan, mga kabayan. Oras po natin, kabayan, alas 8.25 na ho ng umaga. Try natin na makontak ko, kabayan, mga kasama, ang mga opisyal naman ng Naga City People's Mall. Ano ho,
makausap natin si Manager Florendo, kabayan. Malaman na natin ang update dyan din po sa Naga City People's Mall. Ano ho? Ha? Alamin natin kumusta yung pag-iikot nga ng mga market on wheels natin. Tapos kumusta ang mga paghahanda nila ngayong isa sa ilalim na po sa GCQ ang lungsod ho naman ng Naga at lalabigan ho ng Kamarinesoy ngayon pong araw ng bukas May 1, kabayan. Ano ho? Aalamin natin ang mga paghahanda at preparasyon pa rin ng atin ho namang merkado publiko, Naga City People's Mall. Sa pangunguna ho yan, ang napakasipag ho nating market superintendent, si market superintendent and the manager, Mon Florendo. Nasa rin yan ho natin, Sir Mon. Sir Mon, good morning. Hi, good morning, SM Boy. At tayo po'y nagagalak sa araw na ito. Opo. Good morning po. Market Superintendent Florendo, sir. Ano ho ang latest paghahanda natin dito ho sa Merkado Publiko para bukas? Dahil under GCQ na ho tayo. Magkakaroon po ng mga pagbabago doon sa patuntunan at patakaran ng pumapasok sa Merkado Publiko po? Naghihintay pa kami ng final na guidelines ng local government tungkol sa may bago bang galaw o policies, guidelines na opo ipatutupad. At marami na rin nagtatanong sa aking mga tindahan dito sa loob ng People's Mall na sa kasalukuyan ay sara, kung sila'y pwede nang mag-open tomorrow. Opo. Eh, nagkataon pa nga na May 1 na supposed to be, magdiriwang kami ng pang-siyam na taon ng anniversary ng Naga City People's Mall. Eh, dahil na sa kalagayan natin ngayon ay magkatrabaho na lang kami bilang handog namin sa ating mga mamamayan. Mm-mm. So, dun ho sa pwede nang magbukas, kung kailan sila pwede magbukas, aantayin ho natin ang final na pahayag po ni Mayor Nelson Legacion, parang ganon. Kasi ang alam ko ngayong umaga, alas 9, magkakaroon ho siya ng public address si Mayor Nelson Legacion po. Parang gano'n na nga ho. Tayo po yung maghihintay ng giya o tawag dito yung panuntunan kung ano yung ating pagbabagong pwedeng ipatupad. At kung ano man yung pagbabagong yan, sa palagay ko ay para sa kabutihan niya ng nakararami. Ano? Dahil po alam naman natin ang ating pamilihang bayan ay talagang number one na kinukonsider ng ating mamamayan kung sila ilalabas ng bahay upang mamili ng mga pangunahing pangangailangan nila sa hapagkainan. Apo. Okay, maiba ko, Market Superintendent Florendo, sir. Sir, ito pong nakikita natin, yung Market on Wheels, kahapon nakita ko sa Bagong Bayan, parang tuloy-tuloy pa rin, ano, at ang ganda nga ng impact nito, ang dami ho nang natutulungan nating mga kababayan na hindi na ho pupunta ng sentro, kundi sa kanilang barangay na lang ho. Sir, tuloy-tuloy po ito. Hanggang kailan magtatagal ho itong Market on Wheels natin, Sir Florendo? Tuloy-tuloy po yan. Halos araw-araw namin ginagawa yan. Ngayong araw ay nagpahinga lang kami. Mm-mm. Ang sabi ko rin sa mga kasamahan ko, imbis na mag-holiday tayo bukas, May 1 na anniversary natin, ay magma-Market on Wheels na lang tayo para... yun ang kwenta pagpapasalamat natin. Hindi naman tayo pwede mag-ipon-ipon, hindi tayo pwedeng gumawa ng anumang activity na maraming tao yung mag-a-attend. Kaya tayo na lang yung dudulog sa mamamayan sa pamaraan ng Market on Wheels. Opo. Liban ho dito sa activity ho natin, itong Market on Wheels, ano ho yung ilang pang mga programa, mga proyekto ho, dyan po sa Merkado Publiko ngayon na pwedeng pakinabangan ho ng ating mga kababayan sa mga susunod na araw po, Sir Mon? Tatlo po yung major program natin ngayon. Una, yung patuloy na pag-open ng Naga City People's Mall. Yan po, bagay, bukas hanggang simulang 6 o'clock hanggang ng umaga hanggang 6 o'clock ng gabi. At open dyan yung mga iba-ibang section na nagtitinda ng mga pangunahing pamilya mabibili kagaya ng mga sa pagkain. At ang pangalawa, yung ating telemarketing, ibig sabihin yan yung
yung tatawag ka at mag-o-order ka ng mga bibiliin mo at i-deliver dyan sa iyo, cash on delivery, yung community market. Kumusta na ho nga pala at, market superintendent Florendo, sir? Ano na ho impact nito? Kasi na-post natin to doon sa ating mga page at nailathala po ito sa ilang mga Facebook account. Online na marketing, kumusta ho ang impact nito ngayon sa taong bayan dito po sa Naga City? Gaano ho nila ito tinatanggap, Superintendent Florendo, sir? Kung titingnan mo po yung application, halos marami na ang pumasok na mga ibig mag-offer rin ng mga pagkain. Kagaya ng preskong karne, preskong manok, mga gulay, mga ricado. Kaya yung una sanang bugso ay marami yung nag-o-order sa amin. Sa Naga City People's Mall. Subalit marami na nga yung pinasok ng operator ng community mart na mga iba-ibang mga supplier din. Kaya bumawas ng konti. Pero okay rin lang naman yan sa amin kasi ang mahalaga dito ay merong bagong facility yung ating taong bayan na kung saan kahit hindi na sila lumabas ng bahay ay makakapamili sila at makakabili sila. Kailangan lang na meron silang maayos na internet upang matupad yung transaction, yung door-to-door na pag-deliver ng bibiliin nilang pagkain. Tumaas ba ng konti ang presyo? Meron silang yung community mart nagpapatong ng tatawagin nating administrative cost. Pwera yan ng delivery charge. Meron silang minimum na delivery charge na I think 60 pesos per trip, per biyahe. Ah, per biyahe. Oo, depende sa distance. Halimbawa kung dito lang naman within the suburbs, 60 pesos. Pero pag halimbawa pupunta ng Panikwaso, magdi-deliver ka ng Carolina, parang tumaas na, mataas na yung ano yung rate ng delivery charge. Basta lang importante ko doon na Sir Mon, positibo ang pagtanggap ng ating mga kababayan. Yun po yung kagandahan doon kasi meron tayong mga tao na talagang hindi pwedeng lumabas at walang kakayahan. Halimbawa yung mga senior citizen, kaya yung mga tao na kahit merong quarantine leave pass ay walang sasakyan. Alam nga naman halimbawa galing ka ng Bagumbayan Norte, maglalakad ka hanggang Palengke, ay napakalayo. Medyo malayo nga. At saka ino-open mo yung sarili mo sa risk. Dahil nga dito sa contagious na COVID virus. So ito po yung ating mga bagong innovation na sa tingin po natin ay mas makakatugon na sa tamang panahon yung pagtugon natin upang mas patuloy natin mapagsilbihan ng maayos yung ating pangmamigulo. Apo, ano po yung ikatlo nga nating programa po ulit? Yung pong Market on Wheels. Yung Market on Wheels na. Apo, apo. Na dati isang grupo lang yung umiikot, ngayon po ay dalawang grupo na. Okay, so halos walong lugar yung napupuntahan bawat araw. Ito po yung ano, ito po yung nakikita natin na napakagandang successful na development na ginawa natin. Sa inspirasyon ni Mayor Ligacion na kami po ay talagang pinakiusapan na ilapit na yung palengke sa ating pong mamamayan. Opo. May nagtatanong ho dito, may nag-texto dito. Ito ho bang mga nakikita daw sa baba ng merkado publiko ay allowed talaga to yung mga nagtitinda daw ho ng iba-ibang klaseng paninda? Yung pagpasok ko pala sa may buka na daw ho nitong area ho ng Prieto Street. Ano ho ito? Allowed daw ho ba ito na makita sa may igualdad area yung mga nakahilera daw po ng mga vendors? Yan po yung ano, yan po yung mga tindahan diyan sa mga poste, yung posto po sa side post, no? Talagang allowed diyan. Pero yung ibang vendors naman ay nakiusap rin. Sa tingin ko naman ay dahil pagkain naman yung paninda, ay para mabigyan rin ng hanap po, at least nandiyan sa palengke, ay mabigyan rin natin ng pagkakataon. Subalit, may mga pagkakataon na halos sa
dumami na ng husto. Kaya yung iba ay pinaakyat na namin. Ayun. Okay. Upang mas maging maayos at maipatupad natin yung social distancing. Okay, okay. Sa ngayon po talaga ay kailangan na balansehin natin yung pangangailangan ng ating mga mamamayan. Both yung mga namimili at yung gusto maghanap buhay. Opo, ilang tanong na lang po ito, manager. Yung daw hong mga karinder na section sa ilalim, magbubukas na rin po ba? O dati sarado pa rin? Open naman yun. Yung iba ay nag-o-open naman talaga. As long as take-out. So, hindi ka pwede mag-dine-in. Upang masunod natin yung guidelines sa social distancing, physical distancing. Yung mga, ano daw, barbershop, kumusta ho? Yung mga barbershop na nakita ko sa national guidelines ng GCQ na pwede nang i-open subject to some regulation. Pero pinapatanong ko rin, ang gusto ko ay mabuti na yung maayos na para pag sinabi ko dito sa ating mga kasamahan ng mga manininda ay sigurado ako hindi ko babawiin yung pagpayag ko sa kanila. Okay, maraming salamat po Manager Juan Florendo. Sir, baka meron kang gustong sabihin pa, dagdag, go ahead po. Ako po yung nagpapasalamat sa inyo, SM Boy. Apo, dahil po kayo po ay aktibo namin partner upang maipahayag natin, makaabot yung mga mabubuting balita. Kahit nasa gitna tayo ng krisis, ay pilit natin ginagawang positibo yung mga pangyayari sa pamamaraan ng patuloy na maayos na paninidbihan yung mahusay at talagang ibinibigay namin yung abot ng aming makakaya. Kahit sa gitna ng tawag niyan, yung kahanda lang sa Bicol, ay patuloy po tayong dinudulog natin sa ating mga mayan yung ating mga programa sa Naga City People Small. At binabati ko, lastly, simbo yung aming mga kasamahan. Aha. Dahil po bukas ay 9th year anniversary ng rebrand ng Naga City Public Market into Naga City People Small. So pang-siyam na taon na po supposed to be bukas. At wala po kaming celebration. Ang gagawin namin, pupunta kami sa mga barangay sa pamamaraan ng Market on Wheels bukas. Sige po. Mabuhay po kayo. Happy anniversary sa mga store owners, mga store holders, vendors, at saka sa ating mga mamamayan. Maraming pong salamat. Maraming salamat po, Sir Mon. Ha? Maraming salamat po sa oras palagi sa amin sa himpilan po ni Aling Sonia. Good morning po and God bless po, Sir Mon. Maraming salamat po. Mga kaibigan, likewise po. God bless po. Opo, maraming salamat po. Mga kaibigan, Sir Mon Florendo, ang ating nakasama, nakaulayaw ho, dyan po sa Naga City People's Mall. Buti na lang yung mga official ho natin sa iba't ibang mga departamento. Madali ho natin nakakausapan ho. So maraming salamat kay Manager Mon Florendo. Naalaman natin, may mga tatlo silang mga programa. Isa na nga ho dito yung Market on Wheels na pinapatupad. At syempre, application na pwede kang umorder. Eh, no? Kahit nasa bahay ka, nasa lugar ka, malakas na internet mo, wala hong problema. Pwede kayong umorder. Diyan po naman sa Naga City People's Mall. Pero sa malalayong area, may konting may dagdag lang ng konti. Sa inyo ho naman babayaran. Pero manageable naman. Kung mamamasahe kayo, halimbawa, dalawa kayong mamamalengke, pareho din eh. Almost 60 pesos din, di ba? So maganda itong mga programa ni Manager Mon Florendo. Gumanda yung merkado publiko, ano? Nung pangasiwaan po ito ni Manager Mon Florendo Kamayan. May celebration sila sana bukas. Kaya lang, sabi nila, ano kaya ang gawin natin? Mag-market on wheels na lang tayo. Alibutin na lang natin yung ating mga kabarangay. Puntahan natin yung ating mga kababayan. Para mabigyan ho natin ang sapat na serbisyo at maayos na serbisyo ang atin ho namang mga kababayan. Sa halip nga naman na medyo magsaya sila dahil ikasyam na taong pagbabago ho dyan po naman sa merkado publiko, mas tinais po ni Manager Mon Florendo na pangsilbi na lang muli sa taong bayan at mag-ikot sa iba't ibang barangay at maghatid ho ng mga paninda, no? Dahil iikot sila sa kanila ho namang ginagawang Market on Wheels program para ho sa ating mga kaubayan dito ho naman sa lungsod ng Naga. Alas 8:39 ho ang ating tamang oras. Magbabalik ko kami para ho sa ating hong palatuntunan. Siyempre, makalipas ho lamang ang ating ho namang ilang mga paalala. Hatid ho sa atin, ano? Ng ating ho namang mga taga-paang-taguyod. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad.
Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin 'to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at nang himpilang ito. Not just one, but two. Magmarkafe at magka-premyo raffle promo season 2. Pili na ng isang box ng Marcafe at baka ikaw na ang magkaroon ng chance ng manalo ng mga naglalakihang papremyo. Sa loob ng 1 inner box top label ng Marcafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, isulat ang promo title, pangalan, address, contact number at pirmahan. Ihulog sa mga drop boxes na matatagpuan sa inyong mga suking tindahan, grocery, drugstore o sa mga participating radio stations sa inyong lugar. The draw will be on May 8, 2020 at SM Lucena City. Bubunutin kasama ang DOH FDA representative at JMAR Marketing ang masuswerteng mag-uwi ng 2 winners of brand new tricycle, 2 winners of refrigerator, 2 winners of LED TV, 2 winners of washing machine, and 200 consolation prize winners of gift bag. Magmarkafe at magka-premyo raffle promo season 2. Sali na! Promo runs until April 1, 2020 for DOH FDA CFRR permit number 0428 series of 2020. Diyos Ama namin, lumalapit kami sa iyo para sa aming kahilingan na kami ay iyong proteksyonan laban sa 2019 and coronavirus na kumitil na ng maraming buhay at nakaapekto na sa sangkatauhan. Nananalangin kami para sa iyong biyaya, para sa mga taong inatasan na pag-aralan ang kalikasan at ang sanhi ng virus na ito, gayon din upang mapahinto ang patuloy nitong paglaganap. Gabayan mo po ang mga inatasang mga laga sa kalusugan na kanila nawang magampanan ang kanilang tungkulin ng buong husay at may malasakit. Gabayan mo po ang mga gawani ng pamahalaan at ang mga nasa at pribadong institusyon sa kanilang paghahanap ng lunas upang masugpo ang epidemyang ito. Ipinapanalangin namin ang lahat ng mga naapektuhan nawa ay hilumin mo po ang kanilang karamdaman. Ipagkaloob mo po nawa sa amin ang iyong biyaya upang kami ay patuloy na makagawa ng kabutihan para sa lahat at makatulong sa lahat ng mga nangangailangan. Ipinapanalangin po namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristong iyong anak na nabubuhay at nag-ahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming ina, at tulong ng mga Kristiyano, ipanalangin mo po kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo po kami. San Roque, ipanalangin mo po kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo po kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo po kami. BG Coffee, masarap at masustansyang kape. Definitely all coffee, kahit organically grown pa yan, may acid yan because of the presence of caffeine. Pero tingnan ninyo, yung kape na yon, nilagyan namin ng powder mineral. Since accepted natin na ang coffee, kahit organically grown, ay merong acid, sinamahan na namin ng powder mineral para habang tinitimpla mo, yung muriatic 60 seconds. Hinalo mo lang ng 60 seconds, yung acidity ng caffeine, wala na. So, habang iniinom mo, neutralize na siya. Hindi ka mag-a-acid. Kaya kahit maghapon, ubusin mo isang box, hindi ka makakaramdam ng paninikmura, yung parang nangangasim ka. Wala sa BG Coffee namin yun. Marami po akong skin problem, allergy. Mukha ko, namamaga dito, lahat. Isang inom ko pa ng BG capsules at saka kape, meron ako nararamdaman na magandang komportable. Nag-control yung aking allergy. Live!
live sa News Headquarters ng DWOS 103.9 Boom FM Naga. Ito ang Ratsada Balita. Second edition, talakayan ng mga may init na usaping lokal, national at sa iba yung dagat. Tampok din ang pakikipagpanayam sa mga newsmakers, mga follow-up reports mula sa mga gumagalang Boom Patrollers. Ratsada Balita, second edition. At ngayon, narito ang inyong mapagkakatiwalaang magkahatid ng balita. Area Manager Joe Santos, Ratsada Balita, second edition. Ratsada Balita! Oras natin, kabayan, alas 8.46 na ho ng umaga. Patuloy pa rin kayo nakantabay sa atin ho ng palatuntunang Ratsada Balita. Alamin natin ang kalagayan ho, dyan ho sa bayan ng San Fernando, Camarines Sur. Alamin na natin ang update naman mula kay kasamang Rick Margibara sa karagdagang pa rin mga pagbabalita. Ratsada Balita! Rick Mar, magandang umaga, anong balita? Yes, SM Boy, magandang umaga. Magandang umaga ulit sa ating mga listeners ng Boom FM. Partner, una, bago yung balita. Anong kumusta sitwasyon dyan sa inyo? Kasi handa na ba sa GCQ? Anong sitwasyon ng mga lansangan nyo dyan sa San Fernando? Sa mga nakuha nating impormasyon about dyan na SM Boy, si Mayor Fermin Mabulunga nagsabi na papayagan na rin siyempre itong mga pampasaherong jeep natin. Pero hindi lahat, SM Boy, papayagan na mag may pipiliin lang na magkayo do at ano pa rin may limit pa rin itong mga pasahero syempre. Kung dati ay nasa 20 ngayon ay nasa 10 rin. Ito na yung inanunsyo mismo ni Mayor Fermin Mabulo. So babalik muli sa normal ang ilan sa mga negosyo dito sa San Fernando. Pero sa post nga ni Mayor is talagang babantayan pa rin, naipit pa rin, naipapasunod itong social distancing at dapat ay nakasuot pa rin ng face mask. At itong ano, mga nakaangkas sa motorsiklo, nag-post rin si Mayor na bawal pa rin itong mga nakaangkas sa motorsiklo. SM Boy. So, ibig sabihin, talagang sa single motorcycle, isa-isa lang. Wala pa rin opo, talagang opo, yun yung, na i-allow. Opo, yun yung nakita natin sa ipinost sa Facebook Facebook ni Mayor at sa asawa niya na si Ma'am Michelle SM Boy. Nako, matindi rin pala. No? Para ding ECQ pa rin pala no? Ang sitwasyon. Opo, siguro ang pinagkaiba lang, itong ang magbabalik muli sa yung negosyo, ilan, itong ilan natin dito sa San Fernando, SM Boy. Tama, oo. Sige, pati ang balita natin dyan ngayon, kumusta naman ang kalagayan at mga reports natin dyan sa area mo, go ahead. Yan, SM Boy, actually kararating ko lang ngayon, galing ako sa Zone 8 dyan sa Pamukit, kumuha ulit tayo ng itong mga grocery na ibinigay naman itong teacher, public teacher ng Pamukit Elementary School. Iahatid natin mamaya, SM Boy, dyan sa may barangay Biberon. At mamaya, pupunta ulit tayo sa Pamplona. Alam mo ba yung bahay nung ano muna? Alam mo ba yung bahay nung OFW na napatay? Hindi ko na... Oo, matanong natin kasi di ba... Hello. Go ahead, partner. Hindi ko natanong SM Boy, hindi ko napuntahan. Pero may mga natanong tayo pagpunta ko sa Biberon. Alam nila kung saan. Although hindi ko nga na... personal na nakausap pa, SM Boy. Oh, ma-check mo, partner, mapuntahan ko para makita natin, yung sitwasyon nila doon. Anong reaksyon nila dito sa balitang ito, ano, na yun nga kanilang kaanak ay nabugbog yata ng amo, ano? Dyan sa Hong Kong. So, since taga-Bibiron sila, eh, makuha natin yung kanilang linya. So, diyan ka sa Biberon na didiretso mamaya para malaman natin yung ano yung pamimigay mo rin ng ano mga relief goods natin sa mga kababayan natin diyan. Oo, tama 'yun, SM Boy. Napaka ngayong araw, SM Boy, napakarami tayong hatiran. Kasi una nga itong ano sa Zone 8 kinuha natin, tapos dumaan ako ng grocery, bumili tayo ng mga pandagdag pa. At mamaya sa Pamplona pupunta ako, may mga kukunin tayo doon na diaper at mga gatas na 45. And alas 3 na hapon naman, minaka-schedule na sasamahan ko itong taga-rito rin sa amin, sasabay sa tricycle, para magatid rin doon sa mga naipus natin sa Boses ng Banuaan, sa Boom FM at sa Bicol Rapido Journal Report. Pero partner, ingat ka dahil alam mo naman, matindi pa rin yung COVID scare natin, ano? Itong pandemic.
baka yung ginagawa mo ay maging kapalit buhay niyan, partner. Ha? Ingat, ha? Ingat. Okay, tama yun, Simboy. No? Mag-iingat tayo palagi. Saan man tayo pumunta, talagang dapat ay may pag-iingat tayo palagi, dadala, Simboy. Okay, sige. Maraming salamat. So, Simboy, no? Itong ang... Ahead, mga nakausap rin natin kanina, mga senior citizen, masaya sila, SMBoy, kasi although nabalita natin kanina, di ba, na nakaschedule na nga itong pag-release ng pension para sa mga senior citizen. Kaya exact nga pala, partner, kailan yun? Simula, SMBoy, sa Lunes, May 4. Sa Lunes, next week, May 4. Oo, hanggang Giyernes yan, limang araw. Napakarami itong May 4. May team A hanggang team D, apat na grupo ang mag-iikot. At nakalagay dito sa schedule mga barangay, kung anong barangay, at kung... ilang mga senior citizen ng Tiran SMBoy. Ayun. So yan ang hinihintay dito sa San Fernando kasi nakakaawa rin talaga itong mga senior citizen kasi hindi naman sila nakasama sa social amelioration dahil nga sa mga pensioner na sila. Kaya nahirapan sila dahil nga matagal bago may release itong pension ng mga senior citizen SMBoy. Ang pinakamasakit ngayon, kuyang, syempre doon sa mga umaasa pa na sana na yung 5,000 sa social amelioration, matanggap nila ngayong buwan ng Mayo. Wala na dahil under GCQ na tayo ngayon, kuyang. Tama yun, Simboy, no? Siguro mapupunta na lang yan dun sa mga nasa ilalim pa ng nung mahigpit na nasa ECQ manager, Simboy. Okay, sige. Maraming salamat, partner. So yan, Simboy, ang ating mga kaganapan dito sa San Fernando, Camarines Sur. Ito yung Boom Patroller, Rick Mar Guevara. 103.9 DWS Boom FM. Alas 8:51 ho, kamayan, ang ating ho namang tamang oras. Sa lahat ho ng ating magiliw ng mga tagapagantabay, tagapagtangkilik pa rin. Ano? Magandang umaga pa rin ho sa inyo dyan. Kumusta ho dyan sa Naga City People's Mall kay Ate Janet, ha? Na nakantabay ho sa atin palagi. At kapatid ho ito ni Paring Arnold, pabrikante. Mabuhay po kayo. Maraming salamat sa pakikinig at pag-antabay ho sa atin ano, dito sa ating programa. Kay Sir Alex Parpan, Sir. Mabuhay po kayo. Magandang umaga sa lahat po ng ating mga tagapagtangkilik. Diyan po naman sa Naga City People's Mall. Diyan naman yan sa People's Mart. Magandang araw din. Ano? Mabuhay din kayo. Diyan po naman sa People's Mart. Ano? Dami nating mga kabarangay. Ano? Marami tayong mga kababayan na nakaantabay ho sa atin dito ho sa ating palatong to. Magtatanong dito, bukas mo ba yung Sogo at Sampaguita? Di ko alam. Di na nag-iikot sa mga hotel ngayon. Raymar, bukas ba yung Sogo? Di mo rin alam. Wala rinig mag-hotel eh, no? Yung Sampaguita, di rin natin alam. Pero yung Nagaland Hotel Partner, bukas ha? Yung mga magagandang hotel ngayon, bukas. Pero may guidelines doon silang sinusunod, Kuya Raymar. Ha? Isang tao lang, sa isang room, ha? Stricto daw ho nilang pinapasunod dyan. Na isang room ay, ang isang room, isang tao lang. Hindi ho pwede. Kahit girlfriend o kasama ninyo, hindi ho pwede, ha? Isang tao lang. Hindi ho namin alam, ma'am, ha, kung bukas ang Sogo o ang, Sogo at ang Sampaguita. Hindi ho natin alam, ha, kung bukas yung mga... lugar na yan ngayon. Ano? Hindi kasi tayo nagtatanong ngayon dyan. Hello, partner. Sa ilang pang bit-bit na mga balita ho natin, meron na namang nahuli dyan sa Lagunoy. Pasaway na naman tayong mga kabarangay dyan. Ha? Dyan po naman sa Lagunoy, Camarines Sur, kabayan. Ano ho? As of 7:40 ho ng gabi, kagabi, ano? Dyan po sa barangay Dahat, Lagunoy, Camarines Sur, may mga reporto tayo na yung mga barangay Tano dyan ay may inaresto. May inaresto ho na umano'y mga pasaway ano, na mga kababayan natin. Ang suspect ko ay bata. Hindi ko alam kung binata ito o ang nito ha? 25 years old, bata pa. Suspect Melvin Gabara, ha? 25 years old kabayan, lalaki, may asawa na pala. Nanga Dahat, Lagunoy, Camarines Sur, naayon sa impormasyon, naaresto ho ito dahil sa violation niya ng 11332. Ito yung Bayanihan na Hill as One Act. Ang nabayad ito niya ay ang Section 9 ng Republic Act 11332, yung direct assault kabayan. Ano? Batay sa impormasyon! Nako, ang dami niya sa partidong ganitong mga pangyayari ho kayang bayan. Ano?
Batay ho sa impormasyong nakala po natin, mga kabayan, lasing! At nasa implemento daw ho ng alak ang nasabi ho namang lalaki na wala hong ano-ano, kabayan ha, nag-create na lamang daw ho ng kaguluhan sa nasabi po namang lugar at yung mga barangay tanod nga nang tinangka siyang ipasipay at tinangka hong pakalmahin ang naturang suspect, inatake pa ho sila. Inatake pa nito ang mga apprehending mga barangay tanod ho, kabayan. Siyempre, hinuli. Ito ho nga natura po namang 25 years old na pasaway na lasing. Saan kaya uminom ito eh, no? Saan kaya uminom ho ito? Hinuli ho yung pasaway na lasing at agad namang dinala ho sa PNP, Municipal Police Station, dito naman sa Lagunoy. Talaga ng mga pasaway natin kabayan. Sabi nang bawal munang uminom, liquor ban pa. Banat pa rin. Sabi nang bawal muna magbenta ng alak, nagbebenta pa rin. Dapat dyan siguro sampahan ng malaking kaso yung nagbebente. Diba? Yun ang dapat na unang-unang sampahan ng kaso, yung mga nagbebenta ho ng alak. Pangyayari ang buhay ho natin to. Sa report na nakala po natin, ang inatake ho nito yung mga tanod, nakabit-bit pa ho ang isang kutsilyo. Mayroon daw hong kitchen knife ang naturang suspect. Siyempre, nakakatakot yun. Mananaksak eh. Kaya ang ginawa ng mga tanod, inaresto ito at nadala ho naman ang naturang suspect sa PNP Lagunoy, kabayan. Sa ilang pang karagdagang balita natin dito naman sa Milaor, Camarines Sur, mga maghahating gabi po kanina, April 29, dito daw ho sa Solas Residence, ano, Barangay Amparado, Milaor, Camarines Sur, may mga report ho tayong natanggap, ano, na meron hong mga nagpasaway na mga kababayan ho natin dito, ano, lalo pat itong pasaway pala ay nakilala sa pangalang, 25 years old na naman, naku, pangyayaring buhay natin ito tayo doon. 25 years old na naman ho, kabayan, itong pasaway na lalaki. Ang pangalan po ay Emilio Kirubin. Walang asawa, isa hong pedicab driver. Residente rin daw ho ng Barangay San Miguel, Milaor, Camarines Sur. Na aktuhan daw po ito na nasa loob ng isang residensya. Nasa loob ng bahay ng biktimang si Juvenel Sola, 55 years old, ni asawa, ano? Residente rin daw ho ng natura po namang barangay. Ang tanong dito, wala hong permiso na pumasok sa kanilang bahay. Ito hong suspect na si Emilio. Agad doon namang, pero may mga reporto tayong natanggap na mukhang ano, ang pinasok ho nito ay yung kwarto raw ng kanilang katulong. Pangyayari, tinamaan ng lintik, inabot ng libog tong tao. Ay, standby lamang, hindi joke aga. Sa mukhang inabot ng bugli. Inabot ng bugli, ano, libog. Itong natura po namang suspect. Pinasok yung kwarto ng katulong na walang permiso. Buti na lang, mabilis na rumesponde ho ang Milaor PNP at agad namang nasakote ang natura po namang suspect. Ngayon, ang suspect na po ay nasa kanilang tanggapan at mukhang inihanda na mga kaso ang posibleng isang pa sa natura po namang incident. Pero ang balita ho natin mukhang maareglo. Mukhang maareglo sapagkat sabi daw ho ng biktima, sige, areglohin na lang natin to. Pangyayaring buhay ho natin to. Alas 8:59 ho, kabayan ng ating ho naman tamang oras. Alamin natin ang update balita mula kay Andy Joe Cagimbal. Joe, good morning, Andy! Anong tagalan? Anong balita natin? Go ahead. SM, dito ako sa ano? Saan? Sa pagmimitingan itong incident management team. Nagpe-prepare na ang grupo. Nandiyan ba si Mayor Nelson Legacion? Wala pa. Siya yung magsasalita ngayon, di ba? Oo. Kaya lang wala pa. Dito rin sa CSWDO. Abala rin ang lahat. Abala rin. Yung si Ma'am Annabel Vargas. May utos kasi ang DILG, kuya nga, na within this day dapat, sabi ng Secretary Anyo, tapos na yan.
Oo, sabi ni Sekretaryo Anya. Kaya nga nandito din si ano, si Sir John Bungko din, yung DILG director natin ng Naga. Kaya nga eh. O, nagsusupervise din at may sinasabi kay Ma'am Annabel Vargas ngayong umaga. Dahil nga dito sa sinabi ng DILG. Mm-hmm. Siguro mas maigi niyan, partner. Makapanayam natin ang ating city director ng DILG ngayong umaga. Ano ang magiging ano ang naging instruction sa kanila sa level ng DILG dito sa social amelioration na program. Sino nga makakausap natin, Kuya? Si Sir John Bungko din, ang ating city director ng Lungsod ng Naga. Si John Bungko din. Opo, ng DILG. Sir, si manager SM Boy Rita Jr. sa DWS. SM, si Sir John Bungko din. Hello, good morning po, sir. Manager, good morning po. Opo, magandang umaga po. Boy Rita Jr. po ito ng DWS, sir. City Director Bungko din, sir. Matanong ko, sir, kumusta ho ngayon? Ano ho ang latest natin? Napasagsag pati ho kayo riyan sa City Social Welfare Development Office ho natin. Go ahead po. Okay naman po. We're trying just to coordinate at least yung programs namin. Ang government is talagang nag-moving siya po. Ano? Kasi very critical ang period na at least itong pangangaipong ngayon sa katuyang mga kasaraditan talaga is pa-insure ta po, makaabot talaga. Ano po? So pareho po yan. Coordination po sa katuyang sa Sulu. Actually, paragal-pagal na yung katuyang given ang barangay official. So parang kino-coordinate lang po ang mga bagay nila. Sir, igwa po kita ng 27 barangays ano, sa Sitad Kanaga. Kumusta po ngayon? Ano, kumusta po ngayon ang pamamahagi po? Nabigyan na ho ba lahat? So far, moving po siya. May mga initial nakita sa mga barangay. Mm-hmm. Ano po? Kasi very big talaga ang ano ang Naga City. We have 30,000 plus beneficiaries na target po. Oh, marami nga ho. So medyo at least synchronized man ang movements ng sa city. Mm-hmm. Ano po? Kasi time is of the essence kasi ngayon eh. Kaipuhan ang sarabay ang paghirap po kang gabus na ahensya kang gobyerno. Down to the barangay level. Ano po? Uh-huh. Kasi almost a month na lampas na. And we've seen po na talaga ang efforts down to the barangay level is magayon po ang hero. Hopefully, we can, sabi nga ni Tian, if we heal as one, ano po? Uh-huh. So, kaipuhan talaga ang pagtarabangan. Sabi po ng boss mo, ni Secretary Anyo, dapat ngayong April 30, matapos na ho ito lahat. Kumusta? Sa tingin nyo, matatapos ho? Hopefully po, we're looking for the best na talagang dapat makaabot kasi sabi ta nga ni Ken, time of the essence, ano po? Opo. Sa pangangaipo, ma-address na talagang ang urgency kasi yaon, ano po? So, pero hiling tayo din yung factors talaga, pero at least we're moving na ang target talaga is matching sa within the soonest possible time sa manager. Opo. Mayroon pa ako iladagdag. Enlighten mo po, paki-enlighten po ako. Kasi may mga DSWD officer ho kaming nakausap. Na alam ko, ang sabi kasi ng Pangulo, di ba, katuwang ng DSWD ang DILG. Ang DILG ang siyang magbabantay kung napaganda ang ginagawa ng DSWD sa pamamahagi. Sir, enlighten mo lang po ako ng konti. Paano ho yung halimbawa, sabi ho nung ilang mga DSWD officer, pinabaaya namin kay Kapitan eh. Bahala na si Kapitan kung sino yung mga nasa lista. Hindi na kami nakapag-ikot dahil si Kapitan na ang naglista ng mga pangalan. Tama ho ba yung ganong sagot? Actually po dito sa Naga, ang coordination is super ano po kasi at least ang kasi iba yung DSWD sa national level po yun at opo. Least so sa atin sa local yung social welfare office sa panginginot po ni Ma'am Annabel. Oh, magaling si Ma'am Annabel. Po talaga, opo. Katuwang talaga ang barangay kasi alam natin yung situation sa barangay level opo, kung sino nangangailangan. So parang coordinative ano po. So parang sa atin kasi dito ako wala akong nakita gano'n na po. Wala we're po. Po. Sa Magaraw ho yun sir, boss. People. Boss, sa Magaraw ho yun tinutukoy ko. Ah, ganun ba? Opo. Pinaubayan doon sa kapitan ng mga barangay eh. Totoo naman, alam natin, sabi ng DLG, sabi ho ng DSWD, barangay talaga yung kapitan ng mga ngasiwa. Kaya nakasama daw ho yung mga listahan, yung mga halos lahat ng kamag-anak eh. Ah, ganun ba? So far kasi po ito yung process doon. Merong validation po. Opo. At yung target talaga is yung DSWD people. Mm-mm. Despite kasi kung titingnan nga po talaga is dapat house to house lahat. Opo. Kaya lang alam naman natin kung marami talagang lahat bibigyan. Mm-mm. Kasi meron naman silang listahan po yung social welfare office yung local opo. Natin. Mm-mm. At is target na natin kasi kung bibigyan pa natin yung hindi naman alam naman natin hindi talaga magka-qualify. Uh-huh. It would take time. So parang para mas mabilis po pinavalidate pa rin po sa tulong ng
ating social welfare office ng barangay official. Mm-hmm, pero po, to ensure talaga, although may mechanism po talaga to check, na yung at least kung hindi talaga qualified, and naog mo po kami kasi itong nahiling nila, may nagsuruli po baga katong 5,000, ano po? Apo, apo. At least hiling nila na iman qualified. And they gave it to someone talagang or within the barangay niya na mas nangangailangan. Mas nangangailangan. So yan po ang proseso din sa Naga. So may feedback po baga. Ito nga nin kung igwa kitang garubagag tawag sa kasal, ano po? Apo. Nag-post ang Naga sa mga pangaran and then kung may pagtuyaw, pwedeng ipaabot ang concerns para ma-address po sa kuyang DSWD and Social Welfare Office in the City of Naga. Ano po? So dito sa Naga, Director, City Director Bungkutin, sir, wala tayong nakikitang violation na naganap? So far po, so far, ang coordination po ng barangay sa city level, and then even yung DSWD people, is nakikita naman natin. Apo. Ang sarong requirement po talaga kasi is very crucial doon, yung transparency. Nakikita natin, kailangan mag-post po. So alam ng tao kung sino yung qualified or not. Ano po? So kung hindi talaga qualified, definitely medyo mag-aalangan ka rin po. Punta. Kasi ang process po is we're taking the pictures of the beneficiaries. Ano po? So, kasi doon sa portion sa sakton, merong nakalagay na totoo yung sasabihin mo. So, kung merong misrepresentation, doon, baka pwede po, ano po, so, sabi ng DSWD kasi sa kanilang policy yun, they could be held liable. Ano po. So, meron ding mga, sabi natin, mga fallback yun. Ano po, merong safety nets naman doon sa sakton. Ano po. Pero hopefully po, sana yung pakiusap natin is, yung lahat talagang nangangailangan is mabigyan po talaga kasi alam naman natin ang situation na ito, manager. Tama ho. Sir, kumusta ho ngayon ang DILG dito ho naman sa lungsod ng Naga? Ano ho yung mga activities ho natin na pinapangasiwaan po natin ngayon? So far, we're doing na kasi yung... Liban ho dito sa ano ha? Liban ho sa pagtutok ho nyo dyan sa DSW, di po? Ano po yung mga projects ho natin? Ito po yung atin is nag-a-attend tayo ng mga meetings na IMT daily, ano po. Kasi we're doing na talagang dapat synchronize yung movement ng ating local governments para ma-update din po. Ano, to provide guidance, ano po, at least to show is, ang pinaka-importante sa MUYA is pakisumaro po sa tatuyang mga kay Manua Digdi sa Naga na pahilintang we are one talaga po. Ano pag address kay ini ano po kasi kay puwanda ang pagtarabangan sa parting araw kay ngon yan nahiling tamad is abnormal ang situation ano pero we're hoping for the best na matapos man po ilalo apo director saan ba opisina ng DILG dito nga pala sa Naga City apo dito lang kami katabi lang po ng DSW within city hall lang po kami diyan din ho pala opisina niyo katabi lang apo sa Liga building po kami diyan po kami nakikituloy po So kung halimbawa may mga reklamo sa DILG may mga reklamo sa barangay kung direkta ho diyan na lang sa inyong tanggapan agad Apo pwede po yun kasi meron din kaming hotline pero definitely po role ngayon is binibigay namin kasi yung system ng DSWD we refer the matter to the DSWD para at least appropriately po siyang ma-address kasi may validation naman talagang sa kanila yon we're just trying to support everyone sa city of Manila Apo at may tanong ho dito bakit na ho dito sa Concepcion Grande mapaabot nyo na rin kay ma'am totoo ba to na sa Concepcion Grande daw hindi pa daw nakakakuha ng payout parang slated po talagang nagko-coordinate nga tayo kasi meron pang hindi nababalidate na mga form. So hopefully po within the day ata, alam naman natin ang schedule. Lahat meron ng initial pero hindi pa talaga masasatisfy kasi marami talaga tayo dito sa Naga. And that's one thing that we have to consider. Pero hopefully we can settle the matter po within, hopefully within today. Ano po? Pero we're not discounting na baka hindi abutin yung timelines na fixed. Pero we're hoping na talagang matapos ko kung kakayanin. Ano po? Okay. Mabuhay po kayo, Director Bungkutin, sir. Maraming salamat to. And siguro makuha ho namin ni Kagawad Kagimbal yung number para pag may programa ho kami sa mga susunod mga araw, pwedeng ma-interview ho namin kayo. Tatawag na lang po kami sa telepono po. Opo, salamat po. Meron po ako. Ibigay ko na lang po kay Kagawad. Ano kay Kagawad, maraming salamat din po, Manager okay. Boy. Salamat opo, po, mabuhay po kayo. Salamat. Maraming salamat mabuhay po. Din po kayo. Salamat. Salamat po, Director. Okay, Kagawad. Si Sir Jude, bugko din. Try ko SM na makausap natin si... Ma'am Annabelle. Ma'am Annabelle. Sige, may mga tanong dito eh. Katulad nitong tanong na to. Good morning po, sir. Magbibigay po ng DSW din sa Balata Zone 6. Pwedeng maraming senior citizen po. May mga meron nakadoble.
Sibot-sibot kasi yung ano doon. Huwag na, na siguro, partner. Okay na yan na makita natin na may mga ginagawa. Alam ko na busy-busy si Ma'am Annabelle. Dikit lang. Pwedeng dikit lang dapo. SMC manager. SMC, Ma'am Annabelle. Ma'am Annabelle, si manager boy. Ma'am, pasensya na po. Hello, manager boy. As in, marinaga po sa mga paraan tabay. Magandang umaga po. Pasensya na, ma'am. Abalahin kita kahit mga 2 to 3 minutes lang. Maraming salamat po. Ma'am Annabelle, kumusta po ngayon? Kasi may mga nagtetext po sa amin. Tinatanong nga nila. Diyan daw sa Concepcion Grande. Kumusta po ngayon? Ngayon, sir, naglalagay na kami ng envelope. Ah, hopefully, okay. Baka mamayang hapon gagawin namin na within this day makapag-payout kami sa Concepcion Grande. Aha. So talaga ho nagkaroon lang pala na accounting hindi pala talaga ho pa sila nakakatanggap. So ngayong hapon pipilitin natin na matapos ho ito. Pipilitin po within this day. No, okay. Po, sir. Kaya po lahat kami busy. Opo. Sa kabuuan po ng 27 barangays, Ma'am Annabelle, matanong ko lang ho, kumusta ho ngayon ang pinaka-latest kung sa percentage yung natin pag-uusapan, mga ilang porsyento na ho tayo nakapagbibigay ng amelioration po? 0%. Ano pa lang? Pwede siguro, sir, mga 30% na rin siguro. Oo. O more than 30 na. More baka than 30 mag-40 na rin eh. Opo, opo. Eh, kumusta ho? Ang sabi ho ng DILG, ma'am, ni Secretary Anyo, ganun din ho ni Sir Jun Mungko din, sabi naman niya, maganda ho talaga ginagawa ng DSWD ngayon, na pinuri nga ho kayo. Ang tanong ko lang ho, nagsalita ho si Secretary Anyo na dapat daw ho ngayong April 30 matapos natin lahat. Mangyayari ho, kaya ho? Ay, sir, hindi. Kami sa namin, hindi namin kaya lahat. Hindi talaga. Saturated na yung 27. Opo. Pero hindi pa lahat mabibigyan. Opo. Opo. Kasi sa palagay ko po, hindi lang naman kami ang nag-iisa. Opo, lahat ang naman. Alam ko po, sa enterong Pilipinas, talagang ganun din. Opo. We have same feelings with them. Opo. So, alam ho namin na pagod na kayo, na nag-cover ako nung isang araw ho dyan sa may bahagi ho ng Igualdad. Eh, nakakatuwa na nakikita ko ang sisipag ho ng mga kasama natin sa DSWD. Oo, sir. Oo, talaga. Oo, talagang kami grabe, kasi grabe. Kasi kagabi nga po, umuwi kami, mga 1 a.m. na. Oo, talagang abalang-abalaan ho. Ma'am, pwede magtanong lang ho, isang tanong lang. Liban ho, lihis ho ito dito sa Naga City. Ano, pwede ho ba talaga na mga kapitan lang talaga at mga opisyal nito sa barangay ang maglista ng pangalan tapos wala nang gaanong pagsusuri mula sa DSWD? May ganun hong pangyayari? Opo, ang ginagawa namin, right after na mag-submit po ng mga SAC form yung mga barangay, opo, kami po ang nagkakaroon ng validation, yung table validation, meaning at chinecheck po namin isa-isa yung form. Halimbawa, opo, kung qualified siya, let's say for example, ang nakalagay na data is labandera lang siya, so qualified siya. Mm-mm. So pag nakalagay na data na may private employment siya, yun, ini-scrutinize pa namin yun kasi, opo, pwedeng meron na siya sa dole, pwedeng wala, kinikonsider po namin. So talagang inaaral mabuti, binabalidate mabuti, hindi kagaya ng ibang mga taga-DSWD sa ibang mga bayan na pinaubayan na lang po sa mga kapitan. Ay, dito po sa Naga, hindi yun, sir, nangyari. Hindi talaga pwede, no? So may mali sa ganong, di ba, ma'am, with your indulgence, parang may kaunting pagkukulang pag ganun ang dialogue ng ilang mga DSWD officer, Opo, kasi sir, minsan iba-iba yung pronouncement nila. Oo, nahihirapan din kami. Kaya opo, nga po. Opo. But anyway, Ma'am Annabelle, maraming salamat po. Ha. God bless po sa inyo. Good luck ho sa ginagawa ho natin. Ingat-ingat na lang dahil kahit paano, COVID-19 pa rin ho. Dapat opo, mag-ingat. Kayo, personalmente, lumalabas kayo eh. Nasa field ho opo, kayo. Opo, totoo yun, sir. So talagang nakakatakot ho itong sitwasyon. Ma'am Annabelle, nakikinig ko yung mga kababayan natin dito sa Naga City na hindi pa naaabutan ng amelioration. Ang inyo pong panawagan, go ahead po. Opo, dun po sa mga hindi pa nabibigyan ng amelioration, ginagawa po namin yung aming makakaya na sana kayo mabigyan po. Kaya lang, syempre po, dahil meron tayong deadline. So kung ano lang po yung pumasok sa amin na SAC na galing po sa mga kanya-kanyang barangay, yun po ang nauuna. Mm-hmm. So we are hoping na by this day po, lahat ng 27 barangay, sabihin natin kahit partial, makatikim ng amelioration program ng gobyerno. Okay. Sige po, Ma'am Annabelle. Maraming salamat sa oras, ha. Mabuhay po kayo. Thank you po. Thank you po. Okay, salamat po. Okay, Ma'am Annabelle. Salamat. Abala, talagang pinagbigyan tayo. Pondrahan kita. Partner,
Nakita natin ng DSWD, DLG, maraming mga activities. Eh, no? Bilib ako sa samahan ng... Magkatapat lang pala opisina nila, partner? Oo, magkatabi. Magkatabi lang pala. Oo, magkatabi ang opisina nila. Ni Sir Bungkudin tsaka ni Ma'am Annabel. Makuha mo, partner, yung number ni Sir Jun Bungkudin. Meron ako. Oo, para mahingi ko rin sa'yo, para mabigay natin ang pagkakataon yan. Ano? May mga nagtitext dito, bangkitin lang natin na kuyang dire-diretso na. Pagkatapos mo, magpapaalam na rin ako po, partner. Kaboom, totoo talaga. Yung ilang mga namumuno sa LGU, ang kanyang leadership style and authoritarian na... Hindi. Ano ito? Kagustuhan pera di maubos, alam mo na yan. Teka lang, hindi ko maintindihan yung mga text partner. Ano? Good day po, Kuya Boy. Sabi niya dito, sa DSWD kasi dito sa Balata Zone 6, senior citizen, kumuha na sila kahapon ng pensyon. Tapos kukuha pa daw ho sa DSW. Pwede ba yun? Hindi. Meron kasi talaga SM may na ganun, sali doon sa pension ng 500 pesos per month. Uh-uh. Ang sabi ng DSWD, kasali yun. Kasali yun. Kasi no, pero sabi dito, 500. Di hirak man pala. Sabi na ano ha, sabi ng texter natin ni... ano itong number ito? 5481. Sabi niya rito, eh di hirak man po pala itong mga iba na di manakakuha. Eh yan, masakit. O, di ba? Yun masakit ito. Iba-iba kasi ang interpretation ng mga municipal and city social welfare and development officer. Pag ang interpretation ng pension, ang pension kasi tinutukoy dito, yung GSIS, SSS, yan ang tinutukoy na pension. Pero yung pension ng nakukuha doon galing sa Office of the Senior Citizens Affairs Office, ay iba yun. Kasi 500 pesos per month lang yun. So at least, malinaw partner na itong... pension, kagaya sa San Fernando, mabuhay sila. Lunes pala, tatabo sila ng 3,000 pesos, di ba? Dito sa Naga, partner. Sa Naga, okay. 6 na buwan yun, tapos na. Tapos na sa Naga, kaya... Tatapos lang. After ng ano, after ng amelioration, di Lunes, Miyerkules, Martes, na ipamigay na ng DSWD. Talagang bilib tayo sa action ngayon. Kahit mapagod, ano? Oo. Para wala nang tulog yung mga official natin ngayon, partner. Eh, wala tayong magagawa. Kailangan din na mag-double time. Kahit dyan sa IMT, yung incident management team partner natin, nakikita natin, nasisipag. Oo. Kailangan kasi nila, partner, mag-double time ngayon, lalo na ang City Social Welfare and Development para matapos tong liquidation nitong social amelioration program. Dagdag ko lang, ano, nagsasalita na ba ang ating, ano, ang ating alkalde? Wait lang. Puntahan ko, partner, nandito lang naman ako sa IMT. Sige. Huwag natin baba ito. Huwag na natin ibaba ito, partner. Dara-daratso ko na. Oo, partner. Sandali lang. Puntahan ko. Ma-check lang natin kasi ang order ni AM Joe, pwede nating ma-live yan dito sa ating himpilan, partner. Oo, sandali. Para ma-check natin itong IMT office kung magsasalita ho si Mayor Nelson Legacion. Sige, nandito si Mayor na yata. Si Karine ang nagsasalita. Si Karine. Marinig nga natin kaunti. Tanong mo kung pwedeng i-live yan, baka mapagalitan ka dyan. Baka pwedeng mabangas sa Pahol at sa Mercado High School dahil kaipuhan ng mga utilities. Pati itong bubukasan ng bago sa City College of Naga. So tulong size po. And then pang lima, sorry ha, si Badang kaya maling naman ko. Pang lima itong sa decontamination team, I would expect that we will have a clear protocol on the decontamination team. Kasabanggi, sarong ambulansya, duwa-duwang decontamination team. So, nag-prepare sana sa mga mobilization, malinaw na, sarok lang. Yeah. Kung BSP yan, DSP. Kung si decontam yan, kang Enro, si decontam kang Enro. Anyway, this is just some of the concerns that arose since yesterday. So, that were considered and addressed. May we now proceed to the briefing proper of the incident management team. May we hear first from the security cluster? Partner, yes. Police. Hindi, tanong po sa'yo, baka bawal yan, partner, i-live ba? Tanong kay... Nasa public naman, partner. Okay, sige. Nandito naman sa ano? Nandito naman sa training hall. Okay, sige. BSO training hall. Sige. And sa confiscation po, sa home quarantine list, yesterday we had 12
A total of 1,100. Ang nagsasalita ngayon, partner, si Police Lieutenant Colonel Caparoso. Lieutenant Colonel na si Caparoso pala, no? So, ang mga police po duman sa inutan lang kasi diin na po sa Pagkasaya. And nag-okay man po si Kapitan itong salikon sila ng ma-lodging tayo. So, at yan po siguro, mabisita ko ulit yung lugar. Haliman po ako duman ka so, Bangli. That's all, sir. Thank you. Thank you, Ma'am Jo. Si, maybe I'm highlight also the presence of our city director, Sir Felix. Good morning po. Good morning po sa lahat. So, ang kanina na interview to pa. Oo, na-interview natin kanina. Wala naman pong pinagbago yan. Ano? Itinatawag natin new normal. Andiyan pa rin palagi yung wearing of face mask, social distancing, at yung curfew. At encourage pa rin natin na mag-stay at home pa rin ang mga tao. At yung kung nalabas lang talaga dapat ay may purpose, no, bibili. Other than that ay no loitering, no kuhang namamasyal. At yung mga establishment na ma-open ay dapat is-strictly enforced pa rin yung social distancing at limited pa rin ang papasok paglabas. So mag-assist na rin po kami at after May 1, madadagiran tayong police na mag-graduate sa quarantine. So makatabang yun sa pag-implement natin ng DCP. Thank you. Thank you po. Thank you po, Sir C.D. Felix. We have also here with us today, this morning, our city legal officer, Attorney MacGyver, for assistance in case there are seemingly confusion between national enforcement directive and our local ordinances and issuances. Mamaya ilalabas natin yung executive order ni Mayor about the general community quarantine. And at the same time, we will be emphasizing also that the preemptive quarantine is now an ordinance in Naga City. Na paghali ka sa sarong lugar na may contamination, automatic pag nagdigdi ka sa Naga, we will subject you to mandatory quarantine in the city facility. May akot pa sa security, task force security. So, i-endorse lang po sa amin. Also, yung ordinance sa social distancing and sa face mask. Para may basis talaga kita kung pwede po. Ay, okay po. We have existing ordinance on the face mask, wearing of face mask. And take ko lang sigurado itong social distancing, Ma'am Jo. Pero iguana ba? Pero mayo pa? Ipacheck ni po. Basta sigurado ko, curfew, face mask, spitting, ano pa itong pig? Kukienta? Quarantine pa? May ordinance na so quarantine pa? A memorandum yan, memorandum. But in terms of ordinances, yan po sa available ka na, including the preemptive quarantine na pinag-enact recently. So social gathering, sir, pwede siguro isabay na itong large gathering? Ayan po. Ayan po. Okay, ma'am. Thank you. So, any other on the security matters? Ma'am Jo, I said that the border control unit will remain. The three layers of our quarantine pass checking, curfew, checkpoint, they will remain in place. Ang pagkakaiba lang, may mga madadagdag na mga exemptions. Mm-hmm. So we will consider the exemption digdi sa GCQ. Particularly itong mga bagong sectors na mabukas. Okay po. Sige, more on security, Sir Moy. Ma'am Jo, pwede po kami makarequest at least one or two personnel from the PNP kasi we are going to intensify the surveillance sa pag-ikot po sa mga malls and other para to check. So, and also to remind them about the policies of the IMPs para po at least may kaibanan po kaming PNP. Sir, for me, mandala po. Anong oras lang, sir? Kaya ganito, ma-request po kami siguro, I think most especially starting tomorrow.
Oras lang, sir, oras. Yes, again, provide the time para po maka-spare man kung may personnel na available. So the time and schedule, Sir Moy, maitao lang. Okay, any other on the security matter? So lilinawon ta padagos so quarantine pass. At yan, ipapaliwanag lang ni Sir Allen kung may mga modifications kita dyan. Ma'am Jo. Partner, okay na yan, partner? Okay, sir. Okay na. Okay na yan. Malinaw na, malinaw na. I-record mo na lang, partner. Wala namang importanteng ano na. Basta ang importante, dati lang yung mga ano, no, yung mga checkpoint natin, ano, may mga pagbabago na ng konti. Sige, okay na yan, partner. Malinaw na yan. Andito na rin yung LPO, yung si terminal manager. Ano na yung reforsado. Kung ano yung sasabihin ni Mayor Pardon mamaya, ma-record na lang natin. Sige. Sige, maraming salamat. Yan ang report mula dito sa City Hall. Joke Kagimbal, DWS 103.9. Boom! FM. Hoy kabayan, 9:25 ho, ang ating ho naman tamang oras. Inabot na ho tayo ng oras ng ating ho na mga pamamaalam. Uy, piyesta pala sa Lagunoy. Dito ka ba nakatira, Kuyang, ano? Kuyang Rustan Malyanta? Sa Gowa ka naman. Happy piyesta po bukas sa bayan ng Lagunoy. Wala ho kay DJ Rocky, ano, ang pagbati. Sa mga taga Lagunoy, ha? Happy Lagnoy! Happy birthday! Happy piyesta! Sa pangalan po ng ating mga nakatuwang, mga Radio Patrol reporters, mula po naman sa labas ng himpilan. Kasama ho natin dyan, siyempre, Rustan Malyanta. Kasama ho natin, Raymar Valdez, Rick Margibara. And siyempre, ang ating news director, Jock Cagimbal. Sa pangalan pa rin po, kabayan, ni PM John Marmorada. Kaya na susunod sa atin ho namang palaruntunan ngayong umaga sa kanyang palaruntunan, Tambayan Plus. Maraming salamat po sa lahat ng ating magiliw ng mga tagapagantabay. Sa pangalan po ni kasamang Jonathan De Los Santos, kabayan, ako po ang inyong lingkod, Boy Rita Jr. Salamat po. God bless to everyone. PM Jomar Morada, susunod na!